Masarap alagaan ang relasyon kahit na alam niyong hindi perpekto, pero ramdam niyo sa isa't isa ang pagiging kontento. Isang binata lamang ang makakatulong para sa pabagsak na kumpanya ng dalaga sa pamamagitan ng pagpapakasal. Paano kung kapatid lang ang turing nito sa kanya? At paano kung may isang sikreto palang nakatago sa pagkatao nito? May paraan si Ashley Agustin upang maging bahagi ng Agustin clan ang lalaki. Ang pakasalan niya ito. Ang problema, parang nakababatang kapatid lang ang turing ni Miggy sa kanya. At kumpara sa kumpanya ay pakakasalan siya nito. Anong klaseng pagsasama naman ang mamamagitan sa kanila? Sigurado si Ashley, ayaw niyang magturingan silang magkapatid lang. Pero ayaw din niyang magsisiping sila ng walang pag-ibig na nadarama para sa kanya si Miggy. Isa lamang ang makapagsasalba sa bumabagsak na kumpanya ng FOA Group, si Miggy. Ngunit may malaking sagabal. Si Miggy ay hindi isang Agustin. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isang love story muli ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Secret of the Billionaire. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Matagal nang nakaupo sa dilim si Miggy. Magmula pa kaninang natanggap niya ang phone call na naghatid ng balitang nawala na si Don Franco Oscar Agustin sa isang mountain climbing accident. Sa mata ng kanyang isipan ay naglalaro ang malagim na imahe kung paano marahil nahulog ang Don sa matarik na kabundukang inaakyat nito. Napahugot siya ng hininga. Sa kabila ng pagnanais niyang manatili na muna sa dilim, ay hindi maaari. Bilang second in command ni Don Franco, siya ang dapat kumilos para masabihan ang mga kamag-anak ng Don tungkol sa sinapit nito. Bantulot niyang muling binuhay ang table lamp na kanina ay pinatay niya. At inabot ang telepono sa desk. Nagdial siya ng numero. Ryan, this is Gary. May naganap na aksidente. Malumanay ang himig niyang sabi sa tao sa kabilang linya. Ang kausap niya ay si Ryan Reyes, isa sa mataas na opisyales ng Franco Oscar Agustin. O FOA Group, ang grupo ng kumpanyang pag-aari't pinamumunuan ng Don. My God! Gimbal na sabi ni Ryan Reyes nang malaman ang mga pangyayari. Paanong? Naputol ang harness na nakapulupot sa katawan ni Don habang inaakyat niya ang isang rock face. Sabi ni Miggy. Ni hindi na ma-recover ang katawan niya dahil masyadong matarik ang banging kinahulugan niya. Terrible pala ang nangyari. Gimbal na wika ni Ryan. This will have a chilling effect on the company, lalo pa ngayong may matindi tayong crisis na hinaharap. Who will take this place? Si Don Franco ang kahuli-huli ang miyembro ng lahi nila na maaaring maging CEO ng FOA Group. Nababahalang wika nito. Pagkatapos ay matagal na natahimik. Marahas na naisuklay ni Miggy ang mga daliri sa buhok. Kasabay ang malalim na paghinga, nakasaad kasi sa isang kasulatan na ginawa ng mga unang Agustin na ang maaari lamang maupo sa board of directors ng kumpanya, pati na rin ang chief executive officer at presidente nito, ay miyembro lamang ng angkan ng Agustin. Nagsimula ang panukalang yun kay Franco Agustin. At ang kondisyong yun ay mahigpit na tinutupad ng mga tagapagmana. Kaya nga lahat ng nakaupo sa board ay mga direktang kamag-anak o di kaya ay napang-asawa ng mga babaeng Agustin. Hindi maikakailang isa sa pinakamagaling na namuno sa kumpanya ay si Don Franco. Malaki ang isinulong ng FOA Group mula nang ito ang magpatakbo noon. Nagkaroon lamang ito ng problemang pang-pinansyal nang magkaroon ng financial crisis sa lahat ng bansa sa Asia. Nagsimula pa naman noon ang agresibong expansion plan ng kumpanya. Kung hindi nangyari ang krisis, malamang ay isa na sila sa limang pinakamalakas na kumpanya sa rehiyon. Ang problema ngayon ay kung sino ang papalit kay Don Franco. Dapat ay magaling din ito at respetado katulad ng namayapang Don.
upang huwag matigatig ang mga bangkong pinagkakautangan nila. Pati na rin ang mga kliyente ng iba't ibang kumpanya ng FOE Group. Ngunit isa lang ang anak ni Don Franco. Hindi katulad ng mga naunang Franco Agustin. Si Don Franco ay hindi nabiyayaan ng anak na lalaki. Hindi na nasundan ang anak na babae nitong si Ashley dahil sa biglaang pagyao ng ina nito dahil sa panganganak. Kung susundin ang kondisyon sa last will and testament ni Don Franco, si Ashley ang tatanghaling bagong CEO ng kumpanya. Pero hindi napapanahon sa isang bagito ang pagpapatakbo ng kumpanya, lalo na't sandamukal ang problema kinakaharap nito. Napatiim ng bagang si Miggy. Wala ni isa man sa miyembro ng board ang may kapasidad na humalili kay Don Franco. They are experts in their own fields, pero kulang ang kaalaman nila kung ang buong FOE group na ang pag-uusapan natin. Kung tutuusin, siya ang may pinakakakayahang ituloy ang lahat ng balak ni Don Franco para sa kumpanya. Bilang second in command, kabisadong-kabisado na niya ang estilo ng pamamalakad nito, pati na rin ang pasikot-sikot sa kumpanya. Malaki rin ang kumpiyansa sa kanya ng lahat ng kontratos ng Don. Subalit ang problema, hindi siya isang Agustin. So, that leaves Ashley. Mas nagtagis ang bagang ng binata nang maalala ang nag-iisang anak ng Don. Sino ang magsasabi rito tungkol sa nangyari sa ama? I'll take on the task of informing everyone. Narinig niyang sabi ni Ryan at ito ang humugot sa isip niya pabalik sa mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Sige, sabihan mo ang lahat maliban kay Ashley. I'll tell her about it myself. Ibinaba niya ang telepono matapos magpaalam dito. Idadial na sana niya ang telepono para tumawag sa bahay ng mga Agustin. Nang mapasulyap siya sa relo, alas 11 na ng gabi, pero tiyak niya, gising pa si Ashley. Kabisado niyang rutin ng dalaga. Kalimitan ay hating gabi na ito kung matulog. Nag-atubili na naman siya. Parang hindi akma na sa telepono lang niya ipapaalam dito ang masaklap na balita. Tumayo siya at lumabas ng silid. Nagtungo siya sa reserbadong parking space kung saan nakahimpil ang kanyang Ford Expedition. Sumakas siya at binuhay ang makina nun. Ilang sandali pa ay may binabagtas na niya ang daang patungo sa mansyon ng mga Agustin. Oh, hi Miggy, nalikaw ka ata. Bati ni Ashley sa binata na naghihintay sa kanya sa sala. Nagsasurf ako sa internet and you can't imagine the diversity of information. Tumayo si Miggy. I have something important to tell you. Sabi nito. Napakunot noo si Ashley. What is it? Lumunok muna ang binata bago nagsalita. Your father. Wala dito si Papa. Putol niya sa sinasabi nito. Nag-mountain climbing daw siya. It's Mount Apo this time. Alam mo naman yun, di makokontento hanggat di naabot ang tuktok ng highest mountain peak sa Pilipinas. Tuloy-tuloy na sabi ni Ashley. You should hurt him when there'd be an accident. Sabad muli ni Miggy sa mahinang tinig. Kagyat na namatay ang mga kataga sa mga labi niya. An accident? He's okay, right? Hindi nakasagot ang binata. He's okay. Tell me he's okay. Pa-hysterical na lumapit siya sa binata at marahas na sinaklot ang polo nito. Niyakap siya ni Miggy, mahigpit. I'm sorry. I'm so sorry, bud. He didn't make it. Bulong nito. Napaungol siya sa narinig na parabang isang hayop na nasugatan. Mas lalo namang hinigpitan ni Miggy ang pagkakapulupot ng mga bisig nito sa kanya. Tila sinisikap nitong palisin kahit konti ang hapding na darama niya ng mga sandaling yun. Ilang minuto ang lumipas bago kumalma si Ashley. Pinunasan ni Miggy ang luha sa pisngi niya. May inabilin sa akin si Papa. Ibigay ko raw yun sa'yo kung sakasakaling may mangyari sa kanya. It's in the vault. Teka't kukunin ko. Kalmanteng sabi niya, bagamat pinipilit niyang magpakatatag. Pinigil siya ni Miggy. It can wait, Ashley. You should take a rest and... No! Mahigpit na bilin ni Papa. Ibigay ko yun sa'yo immediately. Huwag ko raw ipagpapaliban para mabigyan ka ng sapat na panahong mapag-aralan ng mga yun. Git niya, saka dali-daling nagpunta sa library.
Naalis na niya sa pagkakasabit sa dingding ang malaking painting ng kanyang ama nang abutan siya ni Miggy. Sa likod ng kwadro ay naroon ang safe. Bihasang pinihit ni Ashley ang kombinasyon nun. Nang mabuksan ay isang selyadong brown envelope ang kinuha niya sa loob. Miggy Gary Gahitos ang nakasulat sa labas nun. Nasulat kamay ni Don Franco. Nilapitan ni Ashley si Miggy at tiniabot dito ang envelope. Mahalagang dokumento raw yan. Basahin mo and act accordingly. Sabi niya. Tinitigan ni Miggy ang envelope. May idea ka ba kung ano ang mga dokumentong ito? Tanong nito sa dalaga. Umiling si Ashley. I was hoping you'd tell me. Sorry pero wala rin akong kaalam-alam tungkol dito. Dalhin mo't basahin. Ang bangkay ng papa. Kailan ay uwi sa Maynila? Binalot ng matinding kalungkutan ang mukha ng binata. I'm afraid there's nobody. Hindi na nila yun na-recover. Muli nanangis si Ashley sa natanggap na balita. Ngunit ngayon ay natimpinan niya ang histerya. Isa siyang Agustin at madalas sabihin ng papa niya na ang mga Agustin matatag at matapang. Are you okay? Maybe you should see a doctor para mabigyan ka man lang ng pampakalma. Sabi ni Biggy matapos pag-aralan ang anyo niya. Tatawagan ko si Dr. Fajardo, ang company physician at... Don't bother, Gary. I'm fine. Matatag na pahayag ni Ashley. I should stay here. At least for the night. Salamat na lang. I'll be fine, really. Git niya. Labagman sa kalooban ay napilitan si Miggy na iwan ang dalaga. Habang nagmamaneho ay panay ang sulyap ni Miggy sa brown envelope. Anong klaseng mga dokumento ang laman nito? At bakit ganun na lang kahigpit ang bili ni Don Franco na ibigay agad yun sa kanya? Pinasibad na niyang sasakyan. Sa ganung oras ng gabi, magaan na ang trapiko. Kaya ilang minuto lang ay narating na niya ang bahay niya. Matapos ihimpil sa bakura ng kanyang kotse, ay nagmamadali na siyang bumaba at pumasok sa bahay. Naglalakad pa lang siya papunta sa maliit na silid na nagsisilbing opisina niya. Kapag nasa bahay, ay binabaklas na niya ang tape na nagsisilbing selyo ng envelope. Ilang papeles ang nakapaloob doon. Ang pinakaunang nakita niya ay isang liham. Nakasaad doon ang buod ng huling habili ni Don Franco. Pinasadahan yun ang tingin ni Miggy. Pagkatapos, bumagal ang pagbasa niya, hanggang sa tuluyang matigilan. Bumalik siya sa unang talata at inulit yun. Tutok na tutok pa rin ang mga mata niya sa binabasa na mapaupo siya sa silya. Is he serious? Hiyaw ng kanyang isipan. Hindi niya mapaniwalaan ang nakasaad sa liham. Binulat-lat niya ang iba pang mga dokumento. Di yata't seryoso nga si Don Franco sa mga sinabi nito sa liham. Lahat ng mga dokumentong kalakip ng liham ay sumusuporta sa mga ibinili nito sa kanya. In the case of my unexpected demise, I am nominating you as the next chief executive officer of Franco Oscar Agustin Group of Companies. I have made the necessary affidavits and other legal documents to support your nomination. But since you are not a blood relative, a major legal impediment stands in your way. However, there is a way for you to be able to fulfill the conditions set by my predecessors. Sa madalit sabi, siya ang tatanghaling susunod na CEO ng FOA Group. Pero bago mangyari yon, isang kondisyon ang dapat niyang tuparin. Isinandig niya ang ulo sa sandali ng upuan. Ang tanong na umuukil-kil sa isipan niya ay kung kaya ba niyang sundin ang kondisyong nakasaad sa liham. Hindi dapat. Sigaw ng kanyang kalooban. It shouldn't happen like this. Sa liham ay nakalista na rin ang mga hakbang na dapat niyang gawin kung sakaling maipasya niyang susundin ang iniatang na kondisyon ni Don Franco. Pansamantala ay hindi muna niya ito bibigyang pansin. Si Ashley, ito ang mas dapat niyang alalahanin. Kanina, batid niyang pinipilit lang nitong magpakatatag. Batid niyang matagal inasam ng dalagang mapansin ito ng ama. Ngayon palang nagsisimulang magkaroon ng katuparan ang mithiing yun. Kaya hindi siya nagtataka kung bakit ganun na lang ang hinagpis na nararamdaman nito. Habang nakamaang sa isang painting na nasa loob ng silid, ay naglaro sa diwa niya ang mga bagay na may kinalaman kay Ashley.
23 si Miggy nang una siyang mamasukan sa FOE Group. Nagsimula siya bilang marketing assistant at dahil napuno agad ni Don Franco ang kanyang kasipagan at angking abilidad, ay mabilis siyang na-promote. Hanggang sa gawin siyang personal assistant ng Don, makalipas ang 3 taon. "You're like the son I never had," madalas sabihin ni Don Franco sa kanya. "Sayang nga lang, at ni katiting na dugong, Agustin, wala ka. Kung sana you're a shoot-in to be the next CEO of this company." I don't deserve it." Nasasamid na tanggi ni Miggy. Nagsimula siya sa wala at sa pamamagitan lang ng sariling pagsisikap, kaya siya nakatapos ng kolehiyo. Matapos kapwa mawala ang mga magulang sa isang aksidente. Pagkatapos ngayon ay sasabihin sa kanya ng may-ari ng dambuhalang kumpanyang yun na karapat dapat siyang magpatakbo nito. "Ano bang you don't deserve it? You do. Masigit pa kaysa sa mga tunay kong kamag-anak. I can see myself in you, Miggy. The same drive and ambition to succeed. Too bad you're not even a remote relative. Ang tanging solusyon sa problema ay magpakasal ka sa isang Agustin. But I don't think you're amenable to that. Hindi ikaw ang tipong papayag sa isang marriage for convenience." "Hindi nga po," napapatawang sagot niya. "You're young and idealistic. Malamang ay darating ang panahon na maiintindihan mo ang mga bagay na kagaya nito. There are a lot more reasons for getting married than love, you know? I don't think I'll ever understand, Don Franco. Gusto ko kung magpapakasal ako, isa lang ang dahilan. Dahil nagmamahalan kami ng babaeng ihaharap ko sa dambana." Napapalata kang Don. "We'll see. Years from now ay saka pa lang natin malalaman kung di magbabago ang pananaw mo. But honestly, I wish it does change dahil sa tingin ko, you alone have the potential to lead this company to greater heights once I'm gone." "Ba't ho ba kayo nagsasalita ng ganyan? May sakit ho ba kayo?" Nababahalang tanong niya. "Of course not." Humugong ang tawa ni Don Franco sa buong opisina nito. "I'm fit as a fiddle, pero para akong Boy Scout. Gusto ko parati akong handa. If you change your mind about marrying Agustin, let me know. I have this lovely niece at di nalalayo sa iyong edad niya." "Thanks sir, but no thanks." Iling ni Miggy. Muli humalakak si Don Franco. "You may go now." Pagdi-dismiss nito sa kanya. "Oh wait, on your way out, pakisabi kay Eileen na padalhan ng regalo si Ashley." "Your daughter, sir?" "Yes, it's Ashley's 16th birthday today, but as usual, wala akong panahong mag-asikaso ng mga bagay na yan. Tell Eileen to pick up a nice and expensive gift mula sa butik na gawin na niyang pamilihan. Okay?" "Wala siyang party?" Hindi siya makapaniwala na lilipas na ng ganoon ang 16 na karawan ng dalagita. Hindi ba't karamihan sa mga anak mayaman ay marangyang selebrasyon ang inihahandog sa kaarawan ng mga anak nila? "No time, and no one to take care of the details. Kundi lang sana namatay ang aking asawa." Naglambong ang mga mata ni Don Franco nang maalala ang yumaong asawa. "And things would have been different too. Kung naging lalaki lang si Ashley. As it is, I don't understand her moods and her needs. Kaya nga nahihirapan akong pakibagayan siya." Kawawa naman, kahit paano ay nakadama ng pagkahabag si Miggy sa dalagita. Akmang-akma rito ang description. Poor little rich girl. Yun bang sagana sa yaman subalit salat sa pagmamahal? Hayun nga't ang sekretarya na lang ng ama ang pipili ng regalo nito. "Be a pet until Eileen, okay? I'll be busy today. At mamaya niya eh, malimutan kong sabihan si Eileen na ibili ng regalo ang aking anak. Ashley will be devastated kapag makaligtaan ko ang karawan niya." "I'll do that, sir," sabi ni Miggy. Habang naglalakad sa maigsing pasilyong nag-uugnay sa office suite ni Don Franco at ng executive offices, ay hindi mapakalis si Miggy. Ilang beses ba magiging 16 anyos ang isang dalagita? Minsan lang. At hindi ba yon ang isa sa mga espesyal na panahon sa buhay ng isang babae? Sweet 16 na siya. Nasa hangganan na ang pagdadalaga. Kawawa naman si Ashley kung hindi man lang ito mapag-uukulan ng akmang atensyon. Nang mapadaan siya sa tapat ni Eileen ay wala ito. Nagpunta raw sa restroom. Sabi ng isa pang assistant,
Hindi na niya ito hinintay. Sa halip, tuloy-tuloy na siyang lumabas ng opisina. Bumaba ng Mercedes-Benz si Ashley. Galing siya sa university na pinapasukan. Sa pintuan ng bahay ay sinalubong agad siya ni Yaya Mirna. Mahaga ka ata. Kala ko ililibre mo mga kaklase mo. Sabi nito. Sa ibang araw na lang siguro. Matamlay na sagot ni Ashley. Marami raw silang gagawin eh. Pagdadahilan niya. Ang katunayan ay ni hindi niya ipinaalam sa mga ito na birthday niya. Tiyak na magtataka ang mga kabarkada niya kung bakit ang isang unikaiha na katulad niya ay hindi man lang hinandugan ng kahit isang maliit na party ng pagkayaman-yaman niyang ama. O siya, halika't magmeryenda ka na muna. Nag-bake ng cake si Feli para sa'yo. Pinilit pa sayahin ni Yaya Mirna ang alaga. Mamaya na lang ho siguro. Busog pa ako. Yun lang at tuloy-tuloy nang pumanhik sa hagdan si Ashley. Naiiling na tinanaw ni Yaya Mirna si Ashley. Pagdating sa kwarto niya, ay pabagsak na humiga ng kama si Ashley. Pagkatapos ay tumulala sa kisame. 16 years old na siya. Noon, naiimagine niya na kapag tumuntong na siya sa ganong edad, ay bibigyan siya ng party ng kanyang papa, kagaya ng magulang ng mga kaibigan niya. Naidesenyo na niya sa kanyang isipan ang damit na isusuot niya. Alam na rin niya kung sino ang kanyang mga iimbitahan sa kanyang party. Kabilang siyempre si Mickey. Isang maaliwalas na ngiti ang sumilay sa mga labi niya nang maalala ang binata. Ilang beses pa lang niya itong nakakatagpo. Minsan ay noong nagpunta ito sa bahay nila para kumuha ng mahahalagang papeles ng papa niya at ilang beses naman ay sa opisina ni Don Franco. May binubuhay itong kung ano sa kanyang puso sa tuwing magkikita sila. Di bale, sa 18th birthday ko, tiyak naman siguro magpa-party ako. Siya ang magiging special kung panauhin. Napalis ng lungkot niya nang malunod sa pantasya ng kanyang 18 kaarawan at nakatulugan na rin niya ang pag-iisip doon. Iha, may bisita ka. Ang tinig ni Yaya Mirna, kasabay ang mahinang paghigyug nito, ang gumising sa kanya. Nagmulat ng mga mata si Ashley. Gabi na pala. Marahil ay napasarap ang kanyang tulog kaya hindi na niya namalayan ang oras. Sino ho? Nalimpungatan niyang tanong. Si Miggy. Agad siyang napabangon. Si Miggy, Gadi? Excited niyang paniniyak. Oo, nandun siya sa ibaba. Hala, magbihis ka muna at sasabihin kong pababa ka na hani. Sige po, magbibihis lang ako. Hindi pa nakakalabas ng silid si Yaya Mirna ay naghubad na si Ashley ng uniforming suot. Nagtapi siya ng tuwalya, saka nagmamadaling nagtungo sa banyo. Isang mabilisang shower ang kanyang ginawa, at saka nagkukumahog na pumili ng bestidang nasisiguro niyang babagay sa kanya. Naglagay siya ng manipis na makeup at nagwisik ng pabango. Hindi niya alam kung ano ang pake ni Miggy sa pagbisita nito sa kanya. Pero isa ang natitiyak niya. Gusto niya ay maganda siya at mukha ng dalaga sa pagharap dito. Good evening. Tumayo si Miggy at binati siya nang makita siyang pababa ng hagdan. Good evening. Gustong sapakin ni Ashley ang sarili. Bakit ba nagkakandautal siya? Good evening. Ulit niya sa mas matatag na tinig. It seems like you've turned into a lady overnight. Nakangiting wika ni Miggy. Pambihirang kilig ang gumapang sa buong katawan niya. Salamat. Dahilan para muli siyang mautal. May kailangan ka nga pala? Tanong niya. Yes, I want you to come with me. Ano? Nagulat siya. Where? It's your birthday, isn't it? Oo. So, we'll celebrate? Celebrate? Nagmumukha na siyang tanga. Alam niya, kaya nga muli gusto niyang bugbugin ang sarili. Ano na lang ang isipin ni Gary? Na isang tonta ang anak ng pinagkapipitagang Don Franco? We will celebrate your birthday, sabi ni Miggy. Go get dressed. Nakabihis na ako, sabi ni Ashley. Ngumiti si Miggy. Hindi yan bagay sa lugar na pagdadalhan ko sa'yo. Wika nito kasabay ng paghagod ng tingin sa puting sleeveless dress na may patak-patak na dilaw na bulaklak. Wear something a bit more formal?
Saglit lang. Bumalikwas siya at muling umakyat sa hagdan. Walang kasing saya si Ashley ng araw na yon. Pakiwari nga niya ay ang gabing yon ang regalo ng langit sa kanyang kaarawan. Isang restaurant na dating bahay na bato ang pinagdalhan sa kanya ni Miggy. Labis niya yung ikinasiya dahil bukod sa mahilig siya sa Spanish cuisine, ay napakaromantiko ng ambience ng restaurant. Mga sulo sa dingding at maliliit na gasera sa mesa ang tanging nagdudulot ng liwanag dito. Masarap ang paella na inorder ni Miggy, ngunit hindi niya yun halos nalasahan. Palibhasa'y tensyonadong-tensyonado siya sa presensya ng binata. "You're not eating. Don't you like the food? Pwede tayong umorder ng iba." Sabi ni Miggy nang mapunang hindi halos nababawasan ang laman ng plato niya. "Oh no, this is delicious. Hindi lang ako makakain. I mean, I have no..." "Don't tell me you're on diet. Hindi na kailangan. You're turning into one great lady." Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi nito. Nagbaba agad siya ng ulo upang ikubli rito ang kasiyahang tiyak niyang mababakas sa mukha niya. "Finish your meal, may dance area sa itaas at gusto ko yung masubukan," sabi ni Miggy. Parang mahita kay Ashley ang mga salitang yon. Halos magkandabulunan na siya sa pagmamadaling maubos ang laman ng kanyang plato. "Good, now we can dance," nakangiting sabi ni Miggy nang makitang ubos na niya ang kanyang kinakain. Matapos itong bayaran ang kinain nila, ay umakyat sila sa malaking kahoy na hagdan papunta sa ikalawang palabag ng restaurant. Tipikal sa mga bahay na itinayo noong panahon ng Kastila. Malawak ang bulwagan nito. Yun ang ginawang dance area. May bandang tumutugtog ng malalamyos na musika. Mas malamlam ang liwanag dito kaysa sa ibaba na labis na ikinatuwa ni Ashley. Pakiramdam niya ay hindi siya isang teenager na inililibre ng tauhan ng kanyang papa, kundi isang dalagang kasama ng binatang iniibig. Iginaya siya ni Miggy sa gitna ng dance floor. Lihim siyang napabuntong hininga nang hapitin siya nito sa bewang at giyahan sa pagsunod sa mabagal na tugtugin. Para siyang mahihimatay sa pinaghalong kilig at kasiyahan. Talagang wala nang maihahambing sa gabing yun. "Pretty soon, I'm sure you'll go dating," bulong ni Miggy. "Natutuwa ako. Ako ang unang naging date mo." Ano ba ang sasagot niya? Wala siyang maiisip kaya sinandig na lang niya ang ulo sa balikat nito at mas lalong isiniksik ang sarili rito. Pasimple siyang inilayo ng binata. "But when you date guys your age, don't be a tease. Baka hindi sila makapagpigil," sabi nito. Do you find me desirable, Miggy?" Pangahas niyang tanong. Napahalakhak ng mahina ang binata. "Ba't ka tumatawa? What's so funny about my question?" Nainsultong tanong ni Ashley. "Ibang lalaki marahil ang dapat sumagot niyan. Yung mas malapit sa iyo ang edad," sabi nito. "So, I'm not desirable to you?" "Stop it, sweetheart. Hindi matutuwa ang papa mo kapag sinagot kong tanong na yan." "Sweetheart," parang natilihan si Ashley sa narinig. Wala sigurong ibig sabihin yon para kay Miggy, subalit parang musika yon sa kanyang tainga. Kasabay ang pagbuntong hininga, ay isinagad na niya ng husto ang katawan dito. "It's getting late. I think we should go." Kagyat siyang inilayo ni Miggy. "It's only 10:30. Protesta ni Ashley. "That's late enough for you. Come." Matatag siyang hinawakan nito sa siko at iginaya palabas ng restaurant. Wala silang imikan ni Miggy habang tumatakbo ang sasakyan pabalik sa kanilang mansyon. "Are you mad at me?" tanong ni Miggy saka siya sinulyapan. Hindi umimik si Ashley. "Look, this might sound crazy, but your fathers will mad at me if I make the tiniest pass at you," paliwanag nito, kagyat ng maliwala sa mukha niya. "Ang ibig mong sabihin, kundi lang sa papa, pwede kang magkagusto sa akin?" Nananantya niyang sabi. "Well, you're a lovely lady," sagot ni Miggy. Sapat na yun para mabuo muli ang gabi ni Ashley. "When I'm 18, you'll be 25. When I'm 20, you'll be 27. Hindi na mukhang ganun kalaki ang age gap natin. And I'm sure, by then, Papa will let me have a boyfriend.
Ikaw ang gusto kong maging nobyo. Muli ay napatawa si Miggy. You don't know what you're saying. Sabi nito. I do. Ay, hindi na ituloy ni Ashley ang sinasabi dahil sa pagsayad ng kamay ng binata sa palad niyang nasa kanyang kandungan. When the time comes, I'm sure a nice, young, and appropriate guy will claim your heart. Masyado akong alangan sa'yo in age and social status. Paliwanag nito. What do you mean alangan ka sa'amin? Papa always say that you're gonna be a rich man. In fact, you already are. Minsan na niya nabanggit ang halagang sinesweldo niya sa'yo. Kayang-kaya mo nang mabuhay ng komportable, sabi niya. Kaya ko mabuhay ng komportable, oo. Pero malayo pa rin ang agot ko sa inyo. Ang dapat na maging nobyo mo, yung miyembro rin ng isang mayamang angkan. Don't talk like that. Maigting na saway ni Ashley. Hindi na uso ang ganyang pag-iisip. It's the new millennium, for goodness sake. Marami pa sana siyang gustong sabihin, ngunit nasa tapat na sila ng mataas na gate ng malaki nilang bahay at bumubusina na si Miggy para pagbuksan sila ng katulong. Maya-maya pa ay bumukas na ang gate. We're here. Pinatay ni Miggy ang makina ng sasakyan at bumaling sa kanya. Happy birthday ulit. I almost forgot. Binuksan nito ang glove compartment at may hinugot na regalo mula roon. For you. Nakangiti yung inabot kay Ashley. Sabik niyang pinunit ang wrapper. Napasinghap siya ng isang velvet na kaheta ang tumambad sa paningin niya. Nangangatal ang mga kamay na binuksan niya yon. What a lovely necklace! Sabi niya. Kung tutusin, napakasimple lang ng gold necklace na yon na may palawit na puso. Malayo sa mga nagkikislapang alahas na laman ng kanyang jewelry box. Pero dahil galing yun sa binatang pinagpapantasyahan niya, higit pa roon ang tingin niya rito. Akin na, isusot ko sa'yo. Tumalikod siya habang ikinakawit ni Miggy ang kwintas sa batok niya. Pinaninindigan siya ng balahibo nang sumayad ang mga daliri nito sa kanyang balat. At madama ang init ng hininga nito sa kanyang batok. There! Sabi ni Miggy. Dismayado pa siya nang lumayo agad ito at lumigid papunta sa tapat ng kanyang pinto para pagbuksan siya. Iniumang nito ang braso sa kanya subalit ang palad nito ang ginagap niya. Hindi naman bumitiw si Miggy. Magkahawa kamay silang naglakad papasok sa gate. Pagdating sa front door ay bumaling ito sa kanya. This is where the evening ends. Sabi ni Miggy. Hindi ka napapasok? Dismayadong sabi ni Ashley. Umiling ito. It's way past your bedtime. Then, thanks for the lovely evening. Talaga namang noon lang siya nakaranas ng ganong kasiyahan. Don't thank me. Ang papa mo ang pasalamatan mo. It was all his idea. Sabi ni Miggy. Happy birthday again. Isang banayad halik ang idinampi nito sa pisngi niya. Pagkatapos, nagtungo na ito sa sasakyan nito. Matagal nang nakahiga si Ashley ngunit hindi pa rin siya makatulog. It has really been a lovely evening. Paulit-ulit na sabi niya sa sarili. Sana maulit muli. Napangiti siya. Dapat maulit muli. And I aim to make it happen again. It's a simple thing to ask him out. Pag-aamyenda niya sa isip. Tiyak na niya ngayon si Miggy ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Dangan nga lang at hindi pa yun alam ng binata. Madali yung remedyohan. Napapangiting na sa loob niya. Ngayong 16 na siya, pakiramdam niya ay kaya na niyang harapin ang usaping may kinalaman sa pag-ibig. I'm gonna see him tomorrow. Pupunta ako sa office ng papa para magkita kami. Nakatulog siyang nagpaplano pa rin kung ano ang gagawin upang magkalapit ang loob nila ni Miggy. May pag-asa kaya si Ashley kay Miggy? May pagtingin naman kaya talaga ang binata para sa dalaga? Handang-handa na si Ashley na paibigin si Miggy. Subalit sa laking pagkadismaya niya, tila wala itong balak na magpahulog sa kanyang bitag. Parang kaibigan lang at nakababatang kapatid kontratuhin siya nito. Sa tuwing yayayain niya itong lumabas, ay may dahilan agad ito kung bakit hindi makakasama. Kapag nagpupunta naman siya sa opisina ng papa niya, ay hindi niya ito inaabutan. Paliwanag ni Don Franco nang magreklamo siyang hindi niya nakikita si Miggy. Bakit mo naman kasi siya hinahanap?
Nananansya ang tinging ibinaling nito sa kanya. Oh, wala naman. I haven't been able to thank him properly for the gift he gave me. Paghahagilap niya ng dahilan. Nanunuksong umiti si Don Franco. You already wrote him. Nakausap na rin siya sa phone. And I'm sure, pag-abot niya sa'yo ng regalo'y nagpasalamat ka rin. That ought to be enough. Parang kulang eh. I had such a nice time that night and... Could it be that you like him? May panunukso sa himig na wika nito. Ang papa talaga. He's too old for me. Mainit na tanggi niya. Okay, I'm just kidding and honestly, I'm relieved. Hindi sigari ang pangarap ko mapang-asawa mo when the time comes, sabi ni Don Franco. Dahil hindi siya galing sa mayamang pamilya, is that it? You're such a snob, Papa, and I think dahil masyadong malaki ang agwat niyo. In terms of age and experience, maagap na sabag ni Don Franco. Natatakot akong masaktan ka niya. But since you don't like him, wala palang problema. Isa pa ang alam ko ay my girlfriend na si Mickey. Napaangat ang mukha ni Ashley. Hindi niya alam yun. Sino? I mean, is she someone from the company? Nagpanggap siyang simpleng curiosity lang ang dahilan na pag-uusisa niya. Nope, she's a model or something I think. So that's that. Mabuti na nga pala at wala akong interes sa prostitution niyo, sabi ni Ashley. Bago makasagot ang kanyang ama ay tumunog ang telepono nito. Iniangat nito yon at kinausap ang nasa kabilang linya. Pagkababa ay bumaling ito sa kanya. I'd like to stay and chat pero may meeting akong kailangan puntahan. That's the third time Ryan called and I hate to keep them waiting. It's not good business etiquette. Nagsasalita pa lang ay papunta na ito sa pintuan. Magpahatid ka na lang kay Esteban, okay? Pahabol nito bago lumabas. Hihintay na lang kitang umuwi at nang sabay na tayo, mungkahin ni Ashley. We haven't been together in ages. Can't do that. After the meeting ay lilipad ako sa Davao. May kliyente akong kakausapin doon. Tanggi ni Don Franco. Hindi ka uuwi ngayong gabi? Dismayado si Ashley. Akala pa naman niya ay makakapiling niya ng matagal-tagal ang ama. I'm afraid not. Gotta go, princess. At nakaalis na si Don Franco bago pa siya muling makahirit. Nanlulumong isinandal ni Ashley ang ulo sa upuan. Parang ayaw pa niyang umuwi. Ano ba naman ang dadatnan niya sa mansyon? Kundi ang tahimik niyang silid. At ano ang gagawin niya roon bukod sa manood ng TV? O di kaya'y magtelebabad? Sawang-sawa na siya sa mga yun. Naalala niya ang library ng kumpanya. Madalas yung ipagmalaki ng papa niya. Yun daw ang nag-iisang kumpanyang may ganong ka-extensibong koleksyon ng mga aklat at iba pang mga babasahin. Lumabas siya upang puntahan yun. Kagaya niya mahilig din magbasa ang kanyang papa. Kaya nga siguro, ganun na lang ang pagpapahalaga nito. Hindi lang sa mga aklat kundi sa lugar na paglalagyan ng mga yun. Nasa top floor ang library. Salamin ang isa sa mga dingding nun kaya napakaaliwalas sa loob. Kitang-kita mula roon ang Ortigas area. Isang klasikong aklat ang kinuha ni Ashley sa bookshelf. May assignment sila sa English na basahin yun at gawa ng report. Mas maigi sigurong simulan na niya ang pagbabasa sa makapal na libro. Pinili niya ang malambot na sofa na nasa isang sulok ng library, saka binuklat ang libro. Nakakaisang chapter pa lang siya, ay namamatukba na siya. Nang hindi na makatiis ay humilig siya sa sofa. Isang sandali pa ay tuluyan na siyang nakatulog. Napapitlag si Ashley nang makarinig ng pagbukasara ng isang pinto. Nang magmulat siya ng mga mata, ay natuklasan niyang madilim na sa labas. Kumukuti-kutitap na ang mga ilaw sa mga gusaling nakapalibot sa FOA building. Tiyak na nagtataka na si Mang Teban kung bakit hindi pa siya bumababa. At sandamukal pa ang assignment na gagawin niya sa bahay. Pahango siyang bumangon at dali-daling lumabas ng library. Ang private elevator ang ginamit niya. Nakaset na yung magtuloy-tuloy sa pababa. Ngunit nang mamataan niya ang boto ng palapag na kinaroroonan ng opisina ni Miggy, ay nahimok siyang pindutin yun. Tahimik na ang buong palapag. Palatandaang nag-uwian na ang mga empleyado roon. Natigilan sa may corridor si Ashley. Nandun pa kaya ang lalaki? Bilib ako sa sipag ng batang yun. He often works late in the night.
Natatandaan niyang ibinidayo na kaniyang papa, kaya malamang ay nandun pa nga si Miggy. He'd be surprised. Natutuwa niyang wika sa sarili. Nasa dulong opisina ni Miggy at tahimik niyang binaybay ang marmol na sahig hanggang sa nakatayo na siya sa labas ng pintuan ng opisina nito. May liwanag pang nagmumula sa ilalim nun. Natuwa siya. Ibig sabihin ay nandun pa nga binata. Hinawakan niya ang seradura at maingat na pinihit yun. Nagimbal siya sa labungarang tagpo. Nasa opisina nga nito si Miggy. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama ito. Isang babae. Halos hubad na ito habang kinukuyumos ng yakap ang binata na nakaupo sa swivel chair. Maigting na magkahugpong ang mga labi ng dalawa at mahihinang ungol ang nagmumula sa babae. Panay rin ang pangdama at pagpisil nito sa dibdib ni Miggy dahil nagawa na nitong buksan ang polo ng binata. Parang itinulo sa kinatatayuan niya si Ashley. Dapat na siguro siyang umalis bago matuklasan ng dalawang naroroon siya. Ngunit hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Make love to me, Miggy. I want you now. Take it easy, Andy. Sagot ni Miggy. Subalit tila walang balak ang babaeng sundin ang sinabi niya. Sa halip, ang mapanghas na kamay nito ay dumako sa sugpungan ng pantalon niya. Sinimulan nitong ibaba yun. Hinuli niya ang kamay na nagtatangang kumalas sa snap ng pantalon niya. Masyado kang nagmamadali, pabiro niyang sabi. Dahil masyado ka mabagal. I'm on fire, honey. Please, hurry up. Inapuhap ni Andy ang kamay niya at ipinatong yun sa dibdib nito. I think we have to stop, sabi niya at tinangkang bawiin ang kamay niya. What on earth for? I know you want me to. Don't you, honey? Sad pa ng babae. Sa halip na hayaan nitong alisin ang kamay niya, ay hinawakan pa nito yun at mas lalo pang isinagad na namimilog na ang laman ng dibdib nito. May sasabihin sana siya ngunit hindi natuloy yun nang magtaas siya ng tingin. Sa may pintuan ay nakita niyang nakatayo si Ashley. Natatarantang biglang napatayo si Miggy. Dahilan para dumaus-us sa sahig si Andy na nakakandong sa kanya. What the hell? Naudlot ang galit na pagsigaw ni Andy nang mapagawi ang mga mata sa direksyong tinitingnan ni Miggy. Nagkukumahog na iniayos nitong sarili. Well, looks like we've got a company. Napangiti si Andy. Hello, little girl. Naliw ka ba sa sining pinapanood mo? Andy! Saway ni Miggy. Anong problema, Miggy? Is she your girlfriend? Cradle snatcher ka na pala ngayon. But if she happens to be the daughter of the owner, di na ako magtataka kung patulan mo. Shut up, Andy! Lumapit siya kay Ashley. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. I... Oh, how sweet. She's tongue-tied. Andy, pwede ba? Tumahimik ka! Binalingan niya ang babae at binulyawan. Get dressed and go home. Hindi mo ako ihahatid? No, I have work to do. I see. Sabi ni Andy, sa himig na nagpapahiwatig ng mali siya, kasabay ang muling pagsulyap kay Ashley. Hindi ito pinansin ni Miggy. Sa halip, si Ashley ang pinagtuunan ng atensyon. Nakalis ng papa mo? Sabi niya rito. I know. Magkasama nga kami kanina and... Hindi mawari ni Ashley ang mararamdaman para siyang maiiyak na maiinis na hindi maipaliwanag. Kung pwede nga lang na maglumpasay na siya sa sahig at mag-temper tantrum ay gagawin niya. Ngunit mas lalo lang siyang magmumukhang batang musmos kapag ginawa niya yun. But hindi ka pa umuwi? It's almost 9 o'clock. Masuyong tanong ni Miggy. Nakatulog kasi ako sa library. Pauwi na nga sana ako nang may isipan kong dumaan sa office mo. Sa matinding panghilakbot ay bahagyang gumaraldal ang tinig niya. Napabuntong hininga si Miggy. Tatawagin ko si Mang Teban. Sasabihin kong sunduin ka rito. Tumalikod dito at lumapit sa telepono. Don't bother. Sabi niya na bahagya ng nakakabawi sa shock na bumalot sa kanya. Bumalik ko siya at nagtatakbo palabas ng opisina. Oh, shucks! Umakma si Miggy na habulin si Ashley. Let her go? Hinawakan siya ni Andy sa braso at pinigilan. Dapat ko siyang kausapin. Kailangan kong...
She needs time to process this. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabawi ang composure niya. My God, Miggy, that girl's in love with you. She's not. Masyado pa siyang bata. Alright, may crush marahil. Ang tindi pala ng appeal mo. Ultimo mga bata tinatablan. Pabirong sabi ni Andy. Can you blame me if I find you so... Nangihimok na pinatulay nito ang daliri papunta sa puso ng binata. Come on, I'll take you home. Lumayo rito si Miggy. Only if you promise to stay the night. Hindi pwede. Marami pa talaga akong dapat gawin. Mahalaga ang meeting ni Don Franco sa Davao. And if the deal pushes through, kakailanganin niya ang mga datos na ginagawa ko. Halika't ihatid na kita. No thanks, I have my car. Yaman din lang at hindi kita mapapakinabagan sa gabing to. Uuwi na lang ako mag-isa. Go back to your damn paperwork. Yun lang at padabog nang lumabas ng silid si Andy. What a mess! Pagbubuska ni Miggy nang mag-isa na lang siya sa silid. Hindi niya gustong saktan ang damdamin ni Ashley. Ngunit lalo namang hindi niya ito pwedeng patulan. What a horrible mess! Yamot niyang tinabig ang mga papel na nahulog sa sahig. Pagkuway tinungo niya ang isang kabinet at inilabas ang bote ng Hennessy. Nagsalin siya sa baso at tinunggayon. Tiyak na makakarating kay Don Franco ang tagpong nadatna ng anak nito sa opisina niya. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ng Don, lalo pat si Ashley ang nakasaksi sa tagpo. Kung bakit kasi dumating-dating pa si Andy na animo ay hayok na hayok sa kanya. Ipinasya ni Ashley na manahimik na lamang. Wala namang saysay kung ipabatid pa niya sa ama ang tagpong nasaksihan niya. Yun nga lang, mula ng gabing yun ay kinalimutan na niya ang pantasya niyang iibigin siya ni Miggy. Tama ang kanyang papa. Masyadong malawig ang agwat nila sa edad at karanasan. Ang mga babaeng kagaya ni Andy, yun ang nababagay rito. Sophisticated, liberated. Hindi ang isang musmus na katulad niya ang papansinin ni Miggy. Nakakatawa. Dahil kung kailan hindi na niya pinagpapakamatayan ang binata, ay saka naman sila pinagtagpo ng tadhana. Habang lumalaki pa lalo ang kumpanya, ay mas lalo ring dumarami ang mga responsibility na nakaatang dito. At kapag may mabilis ang trabahong dapat tapusin, madalas itong isinasama ng kaniyang ama sa bahay nila. Sa kanila na rin hinihimok ng kaniyang ama na matulog ito kapag ginagabi ito sa trabaho. Wala naman hong kaso kahit umagahin ako sa daan. May dala naman ako sa sakyan. Narinig niyang protesta ni Miggy minsan. I know you're tired at kulang ka rin sa tulog. Don't you know that falling asleep while driving ang isa sa pinaka-common na aksidente? I can't lose you. Not right now. Kailangan ka ng kumpanya. Sabi ni Don Franco. May isang silid na ngang permanenteng inilaan para kay Miggy na siyang ginagamit ito. Kapag sa mansyon ito, pinapatulog ng kaniyang ama. Dahil madalas siya sa bahay ng mga Agustin, nakilala ni Miggy ang mga manliligaw ni Ashley. Hindi na siya nagtataka kung maraming kalalakihan ang bumibisita sa dalaga. Mabait si Ashley bukod pa sa matalino ito at mayaman. You have a gem of a daughter, sir. Nawi ka niya minsan kay Don Franco. Kaalis lang noon ni Ashley kasama ang isa namang kaibigang lalaki at magkasabay nilang tinatanaw ng Don ang paglabas ng mga ito ng gate. I presume that one day, she'll be running the company. Napapalatak si Don Franco. Kung naging lalaki lang siya, di ako magdadalawang isip. Sabi nito. Mawalang galang na po pero sa panahon ngayon, di na yata basihan ng kakayahan ng kasarian ng mga tao. Maraming babae na pumapasok at nagtatagumpay sa larangan ng pagnenegosyo. Salungat niya. Hindi ang kakayahan niya pinagdududahan ko, kundi ang lalaki mapapalapit sa kanya. The Agustin women, they can be quite unlucky. Tingnan mo na nga lang ang mga pinsan ko. Mga tinamaan ng magaling lahat ng napang-asawa. Napatingin si Miggy sa Don. Ang mga tinamaan ng magaling na tinutukoy nito ay pawang may matataas na posisyon sa FOE group. At ayos naman ang palakad ng mga ito sa kani-kanilang mga departamento. Oh, they're very capable, alright. But I bet they're dying to sell the stock they're holding. Sabi ni Don Franco. Ayon na rin kasi sa testamentong iniwan ng kauna-unahang Agustin, habang buhay ang direktang tagapagmana ay hindi maaaring ibenta ang stocks ng kumpanya. Ang gusto nito ay manatiling isang family-owned corporation, ang FOA.
Masisisi niyo ba sila? Those stocks are worth millions. Sabi ni Miggy. Ano ba naman ang gagawin pa nila sa milyones na yun, Aber? They are well provided for. Malaki ang sahod nila at may mga bahay pa sila at kung ano-anong ari-arian. They are just greedy, all of them. Kaya nga nanghihinayang ako ng labis at di kita kadugo. You? I can trust na kung sakali may mangyari sa akin, mapapanatili mo sa dati ang takbo ng kumpanya. If I leave the company to Ashley, at isang siraulo rin lang ang mapapangasawa niya, baka makumbinsin niya ang aking anak na salungatin ang nais ng kanyang mga ninuno. You know, love, it turns even the most intelligent people into idiots. Bakit kayo mag-aalala? Di ba't ironclad? Ika nyo ang testamentong ilang salin-salin ng ipinapasa? It's ironclad, alright. Pero ang sinumang determinadong tao ay makahahanap at makakahanap ng palusot. Many have tried. Through the years, may mga masamang damo sa aming lahi na nagtangkang lusutan ang mga kondisyonis ng kasulatan. But they failed. One, because matatag na matatag ang kumpanya nang magpumilit silang ibenta ang stocks. And second, walang masyadong pressure sa pangkasalukuyang CEO. At pangatlo, dahil mayroong namumuno ritong matatag ang paninindigan at mahirap matibag ang prinsipyo. I'm sure kapag ang mga anak na nila ang pumalit sa pwesto nila, ganun din ang nanaisin. I don't think Ashley can handle the pressure. And you're the last of them, ang CEO na kayang sawatahin ang ganid ng mga lobo. Pabirong sabi ni Miggy. Tama ka. I was hoping to have plenty of sons, but my wife gave me a daughter. Then she died. Napayuko si Don Franco. Pwede naman ako mag-asawa ulit, but I can't bear the thought of replacing Elizabeth in my life. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Silly old me, I guess. Hindi ho kayo silly. Ang ganyang klaseng pagmamahal, dapat ngang itinatangi. Hi, yan na naman ang idealistic side mo, ang nagsasalita. Anyway, mabalik tayo kay Ashley. I'll be sending her abroad, you know? Abroad? Nagulat doon si Miggy. She needs the experience. Doon ay tatratuhin siyang di na iiba sa madla. Hindi kagaya rito na tuwin ay kakabit niya ang titulong anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Kailangan niyang maranasan ang ibigin at suyuin because of herself at hindi dahil sa isa siyang heredera. Alam ba niyang tungkol sa plano niyo? Umiling si Don Franco. Then expect fireworks to fly. Mukhang hindi yun ikatutuwa ng anak niyo. Sabi niya. I know. Napapalatak na sang-ayon ni Don Franco. Ano kaya ang naiisip ni Don Franco para maging maayos ang tagapagmana ng kanyang kumpanya? Sino kaya ang ipapalit niya sa kanyang posisyon? Tama ang sapantahan niya. Kasalukuyan silang nag-uusap ni Don Franco sa office nito. Nang pabalyang bumukas ang pintot, iniluwanon ang nangungulimlim na mukhang si Ashley. Kasunod nito ang sekretaryang si Eileen na halatang natataranta. It's okay, Eileen. Ako nang bahala rito. Sabi ni Don Franco. Bumalik ka na sa mesa mo. What's the meaning of this? Isang papel ang ibinalibag ni Ashley sa mesa ng ama. Letter of acceptance yun. Mula sa universidad na pinagpadalhan ng Don ng application at transcript of records ng anak. Sinulyapan lang ni Don Franco ang sulat. Exactly what it says. Tinatanggap ka ng Greenfield University at doon mo na itutuloy ang pag-aaral mo. Kalmante nitong wika. The hell I will! Asik ng dalaga. Listen, young lady. That's no way to speak to your father. Bulyaw rito ni Don Franco. Naturingan ng ama ko kayo. But you don't love me. You never did. Kaya nga siguro hindi kayo makahintay na palayasin ako sa piling nyo. Mangiyak-ngiyak na si Ashley, ngunit pinigilan nito ang luha. May isasagot sana si Don Franco, ngunit naudlot ito sa pagtunog ng intercom. Sir, Mr. Lopez has arrived. Pinasamahan ko na siya kay Jenny sa conference room. Sabi ni Eileen. Bumaling si Don Franco kay Ashley. We'll talk later. Sabi nito. No, we won't. Buo na pa siya ko. I'm not leaving. Pahayag ni Ashley. Look here. Sir, ako na ho munang bahala dito. I don't think Mr. Lopez would want to wait. Napabuntong hininga si Don Franco. Saka walang salitang lumabas ng opisina. Kung kukumbinsin mo akong pumayag sa gusto ni Papa, forget it.
paangil na wika ni Ashley nang silang dalawa na lang ni Miggy sa opisina. I'm not going and that's final. Naisip mo na ba na masakit sa papa mo ang pagpapadala sa'yo sa ibang bansa? Malumani na saad ni Miggy. Masakit sa kanya, ha? Who are you kidding? He can't wait to get rid of me. Diyan ka nagkakamali. Gusto lang niyang lumawig pa ang karanasan mo. Something that won't happen kung dito ka lang mamamalagi sa Pilipinas. Balang araw, ikaw ang magpapatakbo ng kumpanyang to. At ang gusto niya ay handang-handa ka. Padaskol siyang naupo sa silya. Malayong ipamahala sa akin ng papang FOA group. You see, I'm a girl. Saad niya. And I don't even know if I want to run it. Then it's up to you to convince him na kaya mong gawin ang bagay na yon. Sabi ni Miggy. You don't have to like doing it. Ituring mo na lang na isa tong hamon sa iyong kakayahan. Napatingin siya sa binata. Matagal. Alam ko na ngayon kung bakit gano'n na lang ang tiwala sa iyo ni Papa. You have a way with words and with people. Sabi niya. Does this mean na di mo naaawain ng Papa mo dahil gusto ka niya sa abroad mag-aral? Tanong ni Miggy. Alright. That's a good girl. Miggy? Yes? When I get back, nandito ka pa rin kaya? Siguro naman. Hindi ganun katagal ang 4 na taon. What about Andy? Papakasalan mo ba siya? To be honest, I don't think so. Parang lumukso ang puso ni Ashley sa sagot na yun ng binata. But why? Sinikap niyang huwag yun ipahalata. Dahil siguro hindi ko siya mahal. At least, not enough for me to want to marry him. Miggy, stay single till I get back. Sabi ni Ashley. Tumayo siya at lumapit kay Miggy. Walang sabing hinagkan niya ito sa mga labi. Mabilis lang yun. Halos 1 segundo lang. Pagkatapos ay nagtatakbo na ito palabas ng opisina. Yun ang huling pagkakataong nagkasarilinan sila ni Ashley. Ilang linggo lang ay umalis na ito papuntang Amerika. 4 na taon lang dapat ang itatagal nito roon. Ngunit nang makatapos ito ng kolehiyo, ay kumuha pa ito ng ibang kurso at nagmasteral pa. Ang 4 na taon ay naging 8. Nang umuwi sa Pilipinas si Ashley ay ibang-iba na ito. Nung una bago ito umalis, ay para itong magaslaw na tutang sunod ng sunod kay Miggy. Ngayon naman ay dalaga na itong napakapino ng kilos. Malapit pa rin ito sa kanya, ngunit wala na ang bahid ng pagtatanging ipinapamalas nito sa kanya dati. Ang ultimo pakay nito kaya ito umuwi ay parang mapalapit sa ama. Mula nang dumating ito, ito na ang tumayong hostess sa mga pagtitipong ginaganap sa mansyon at kumpanya. Unti-unti na rin itong pinag-aaralan ang iba't ibang aspeto ng pagpapatakbo ng kumpanya. Natutuwa si Miggy dahil kahit paano ay nagsisimula ng magkalapit ang loob ng mag-ama. Madalas na kasing nasa kumpanya si Ashley, kaya nagkakaroon na ng panahon ng mga ito na magkasama ng matagal-tagal. Madalas na rin itong isinasama ni Don Franco sa mga pakikipagpulong sa mga kliyente, o kaya sa mga i-inspeksyonin sa mga planta at pagawaan ng kumpanya sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Nagsisimula palang magkalapit ang dalawa kaya batid niyang napakatinding dago kay Ashley ang bigla ang pagkawala ng ama nito. Magdamag na hindi nakatulog si Ashley. Ilang araw nang isinasagawa ang memorial service para sa kanyang ama, ngunit hanggang ngayon ay parang hindi pa niya matanggap na wala na ito. Tuwing gabi, isang bahagi ng kanyang pagkatao ay umaasang mauulinigan ang ugong ng sasakyan nito. O hindi kaya ay makakatanggap ng tawag mula rito. Kaya madalas ay hindi siya nakakatulog. Sumulyap siya sa orasan. 6:00 pa lang ngunit bumangon na siya. 8:30 gaganapin ang board meeting. Ang kauna-unahang board meeting na siya ang mamumuno. Kinakabahan siya sa mangyayari. Ano ba ang alam niya sa pamamahala ng isang kumpanya? Tumuloy siya sa banyo at sumahod sa ilalim ng shower. Nagpasasa siya sa mainit na buga ng tubig at hinayaang ano rin nun ang tensyong bumabalot sa kanya. Kalmado na ang kalooban niya nang siya ay lumabas at magbihis. Pinili niyang maigi ang isusuot. Inayos niya ang pagkakalagay ng make-up. Para bang sa pamamagitan nun, ay mas madali niyang malalagpasan ang pagsubok na taglay ng araw na yun.
Si Miggy ang unang hinanap ng kanyang paningin nang pumasok siya sa conference room. Nakita siya agad nito at tipid ng ngumiti sa kanya. Bahagya niya itong tinanguan bago niya tinungo ang kabisera ng mahabang conference table. The meeting will now come to order. Hayag ni Miggy. Yun ay dati na nitong papel noong buhay pa si Don Franco. At madalas sa mga gayong pagpupulong ay madalas itong nadarama ang pagiging outsider sa kumpanyang yun. Pagpupulong yun ng Angkang Agustin at hindi ito kabilang sa angkang yun. I think you all know what this meeting's all about. Simula ni Ashley. Sa pagkawala ni Papa, ako ang nakalinya bilang hahalili sa kanya. As such, my first concern ay ang tungkol sa kalusugan ng kumpanya. Naiintindihan kong may kinakaharap tayong mabigat na mga problema, but with your cooperation, we'll get through this. Cut the crap, Ashley! Sabad ng nakatatandang pinsan niyang si Maxine. Alam nating lahat na dito ang panahon para sa pep talk. Ang dapat natin pag-usapan kung paano natin may pagbibili ang mga stocks na tangan natin. Sa ganong paraan, mababayaran natin ang ating mga pagkakautang. Nakasaad sa kasulatan hindi pwedeng ipagbili ang mga stocks. Baling niya rito. Our great-grandfather wanted the company to remain in the family. Ayaw niyang may ibang nakikialam sa pagpapatakbo nito. At yun ang mangyayari kapag naibenta ang mga stocks. FOA is a family corporation. Ang makakapagpasya lang niyan ang chairman ng board of directors. At yun ay ikaw. Sambot ni Samuel, isa ring pinsan. It's all in your hands now, Ashley. Sabi ng asawa ng isa pang kamag-anak ni Joseph. Kung hindi mo masikmurang ikaw ang direktang susuway sa utos ng mga Agustin, inominate mo si Sam bilang chairman ng board. And he will do the dirty job for you. Isa-isang tinitigan ni Ashley ang mga kamag-anak na nakaupo sa mahabang mesa. Alam na niya ang consensus ng lahat, ang ibenta ang stocks ng kumpanya. Kung nakaya ng mga naunang Agustin na salungatin ang kagustuhan ng karamihan, ay kaya rin kaya niya? Siya na walang kredibilidad sa mga ito dahil sirkumstansya lang ang naging dahilan kung bakit nakaupo siya sa punong silya ngayon. The company needs a credible leader. Mawalang galang na, pero hindi ikaw yon. I'm sure your father didn't expect to die so soon. Kaya di niya inaamyendahan ang kasulatan. But let's face it, these are tough times. Dapat tayong magbenta ng stocks. Habang may tuturing pang good race ang kumpanya. Kapag kumalat ng balitang nanghihina na tayo'y mawawalan na ng saysay ang mga hawak nating stocks. Sabi ni Maxine. Sa lahat ng mga Agustin, ito lang ang nag-iisang babaeng nagkaroon ng pagkakataong makaupo sa board. Nangyari yon dahil nag-asawa ito at nang magkaroon ng pwesto sa board ang asawa. Ngunit namatay ito sa isang aksidente. Pinuna ni Maxine ang pwesto ng asawa. Pansamantala lang dapat yon, ngunit dahil sa ipinakita nitong kakayahan, ay naging permanente na ang posisyon nito sa board. Matapang, matatag at ruthless si Maxine. Mababanaag na agad ang personalidad nito sa mga nakakahiligan nitong mga libangan. Formula car and motocross racing, parasailing, skydiving at kung ano-anong sports na pawang nakakapagdulot ng matinding adrenaline rush. Bihasa rin ito sa pagkalikot ng mga mechanical na bagay. Katunayan ay ito mismo ang nag-aayos sa mga ginagamit nito sa pangangarera. Mapamotorsiklo man o mapakotse. Hindi nga lang kaaya-aya ang imahe nito. Kaya hindi popular na kandidato para maging chairman of the board. Hindi makahuma si Ashley. Noon pa lang ay nagkakaidea na siya kung gaano kahirap maging pinuno ng ganong kalaking kumpanya. At parang tama ang mga pinsan niya. Kailangan ng FOA ng matatag na leader. Yes, Ashley. Dapat ka na magdesisyon. Habang tumatagal, mas lalong kinakabahan ng ating mga kliyente. Not to mention the banks na pinagkakautangan natin. Kapag kumalat ang balita kung gaano kalaki ang ating utang, hindi na itinuloy ni Samuel ang sinasabi. Nominate me as the new president. Yun lang ang tanging paraan para makalma ang mga bangko. Says who? Paangil na wika ni Maxine. Harapin natin ang katotohanan that no one in this room can ever take Uncle Franco's place. Kung credibility sa madla ang pag-uusapan. Bukod marahil sa isang tao at saksamang palad ay hindi siya isang Agustin. Bumaling lahat ng mga mata sa gawin ni Miggy na nakaupo.
hindi sa mahabang mesa, kundi sa isang maliit na desk na nasa isang sulok ng conference room. Tama ka dyan, Max. Hindi nga ako isang Agustin, kaya huwag niyo na akong pagkaabalahan pa. May pagbibiro sa himig na wika ni Miggy. But you can be one. May panghihimok sa tinig na wika ni Maxine. Isang makahulugang tingin din ang itinutok nito sa binata. I don't think so. Tanggi ni Miggy. Think some more? Agap ni Maxine, saka muling pinagtuunan ng pansin si Ashley. So what it's gonna be, dear cousin? Tanong nito. Do you nominate Sam as the new chairman of the board? Nagatubili si Ashley. Parang nakikita na niya ang lohika ng sinasabi ng mga kapulong niya. Ngunit paano ang kagustuhan ng ama niya? Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Si Miggy, kailangan niya itong makausap ng masinsinan. Ito lang ang nakakaalam nun. Mahigit 50% ng stocks nasa kamay mo. If you sell even just half of that, you'll be a very wealthy young woman. Mahirap ang mundo ng pagnenegosyo, Ashley. It's definitely a lot harder than you think. Leave everything to us. Susog ni Samuel. Gusto na niyang makumbinsi. Batid niya, naghihintay na ang mga newspapers sa susunod na mangyayari. Ang anumang mapagpasyahan sa conference room na yon ay parang bombang sasabog sa mundo ng pagnenegosyo. Kaya ba niyang harapin lahat ng mga balakid? Kaya ba niyang balikatin ang responsibilidad? Ang problemang naghihintay sa kanya bilang susunod na pinuno ng FOA group? At matutuwa ba ang papa niya kung magmamatigas siya? Decide, Ashley. Do it now, Ashley. Anong gagawin mo, Ashley? Nabibingi na siya. Natataranta sa sunod-sunod na katanungan. Hey, calm down. Huwag niyo siyang masyadong i-pressure. Ang otorisadong tinig ni Miggy ang nangibabaw sa ingay. Stay out of this, Miggy. Hindi ka kabilang sa... Yamot na simula ni Samuel. Hindi ako miyembro ng Angkang Agustin, pero binigyan ako ng sapat na karapatan ni Don Franco para pangalagaan ang kumpanya kung sakaling bigla siyang mawala. Parang kulog na dumagundong ang tinig nito. Napamaang dito si Ashley. Kilala niya si Miggy bilang isang mabait at easygoing na tao. Noon lang niya nasaksihan ang gayong aspeto ng pagkatao nito. She needs time to think. Can't you see that? Patuloy ni Miggy. Who has time? Sarkastikong saad ni Samuel. Gagawa tayo ng oras. Ang ganitong bagay ay di mapagpapasyahan ng ganyang kabilis. It's way too important. Giit ng binata. So, ang suggestion mo, hayaan si Ashley na manatili sa kanyang posisyon? Nagahamong tanong ni Maxine. Yun nga mismo ang tinutumbo ko. Sang-ayon ni Miggy. Then, let's make it official. I vote that Ashley Agustin be named Chief Executive Officer and President of FOA Group and Chairman of the Board of Directors. Malamig ang tinig na wika ni Maxine. I second it, sambot ni Joseph. Then, it's settled, sabi ni Miggy. Nang mga sandaling yun ay ramdam na ramdam ni Ashley ang hostilidad na nagmumula sa mga nasa loob ng silid. Hindi hamak na mas mahirap pa kaysa sa inaasahan niya ang pagpapatakbo ng kumpanya. Yun ang natuklasan ni Ashley sa sumunod na mga araw. Nagka-aksidente sa planta sa Valenzuela. Nasunog ang buong pabrika at 5 katao ang nawala. 8 ang nasaktan. Nagwelga ang union sa sangay ng Davao. Hindi tumatakbo ang mga delivery vans. Nagka-problema sa supply ng karne. Nasuspende ang lisensya ng supplier dahil may sakit daw ang mga bakang nagmumula sa inangkatang bansa. Inlan lang ang mga yon sa problemang dumating sa kumpanya nang siya'y mag-umpisang manungkulan. Dagdag pa ang pamamersa ng miyembro ng board na pumayag na siyang ibenta ang mga stocks. O hindi kaya ay atasan na lamang si Samuel na humulili sa kanya. Ang bawat dagok ay parang mas lalong lumalaki dahil sa kawalan ng pinaniniwalaang pinuno. Mas lalo tuloy natetensyon ang mga bangkong pinagkakautangin nila. Mas lalo siyang pinepersang magbayad sa pagkakautang nila. Isang araw ay bisita niya si Mr. Andrew Castro, pinuno ng bangko kung saan ay may pinakamalaki silang pagkakautang. Tinanggap niya ito sa opisina ng kanyang ama na ngayon ay siya na ang umuukupa. Overextended na ang loan ni Mr. Agustin, sabi ni Mr. Castro. Kaibigan ko ang papa mo pero
hindi ko ma-extend pang palugit. Dahil baka ako naman ang mapasama sa mata ng aming board. I'll have to foreclose. Lihim na napahumindig si Ashley. Labis niyang kinatatakutan ang pangyayaring yun. Kapag kumalat ang balitang nag-foreclose sa malaking bangko, mahigpit na senyales na yun ng kawalan ng tiwala sa kumpanya. At parang domino na magsusunod-sunod ang iba pa nilang pinagkakautangan. Mr. Castro, FOE Group is still a very good risk for any bank. Nagkakaproblema lang kami ng konti ngayon dahil sa transition ng liderato. But I assure you, we'll be able to settle this. Sabi niya sa tinig na sapilitan niyang kinalma't pinatatag. Matabang na ngiti ang naging sukli ng lalaki. I'm sure you know what the root of the problem really is. Masyado kang bata and inexperienced. Hindi komportable ang aming board sa iyong pamamahala. At hindi lang naman kami ang nakakaramdam ng ganun. Give me time. I'm sorry, Miss Agustin. I have given you all the time I can afford. Meron kayo hanggang sa susunod na linggo. If you can pay even just a fraction of the loan, I'm sorry. Tumayo na si Mr. Castro. Gusto niyang umiyak nang makaalis ang lalaki. Ano ang gagawin niya? Napag-usapan na nila ni Biggie ang gusto ng kanyang ama. At alintulad yun sa nais ng naunang mga Agustin. Ang manatiling family-owned ang kumpanya. Pero mayroon pa kayang matitira sa kumpanya kung hindi mababayaran ang pagkakautang nila sa bangko? Ako ang problema. Kung iba ang nagpapatakbo ng FOE, malamang ay hindi magkakaganon ang sitwasyon. Pero sino ang pwedeng pumalit sa kanya nang magpapabalik sa kumpiyansa ng lahat? Inisa-isa niya sa isipan ang mga kamag-anak na kasalukuyang nakaupo sa board. Wala sa mga ito ang makakahimok ng pagtitiwala. Nabanggit na yun sa kanya ni Miggy. Lahat ng mga ito ay eksperto sa kani-kanilang field. Subalit hindi sa kabuuan ng kumpanya. Iisa nga lang ang taong makakapuno sa posisyong binakante ng kanyang ama. At sa kasamang palad ay hindi ito isang Agustin. There's a way. Gumiit sa isipan niya. Naisubsob niya ang ulo sa mesa. Labag sa kalooban niyang gawin ang nag-iisang solusyon sa kanyang problema. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pakiwari ni Ashley ay isang kisapmata lang ay sumapit na ang ibinigay na deadline ni Mr. Castro. Magulong-magulo pa rin ang isipan niya nang ihayag ni Eileen na dumating na ang banker. Show him in. Bumukas ang pinto at walang kangiting-ngiting pumasok si Mr. Castro. Have a seat, Mr. Castro. Baling niya sa lalaki. No need, Miss Agustin. Hindi rin ako magtatagal. Your father was a valued client, kaya nais kong personal na ipaalam sa iyo ang tungkol sa foreclosure proceedings na. Is there no way to stop this? Desperadong tanong ni Ashley. Ikinalulukot ko pero, what if? What if ibalita ko sa inyong magre-resign na ako bilang CEO ng kumpanya? Natigilan si Mr. Castro. Hindi naman yun ang kasagutan. Depende pa rin yun kung sinong papalit sa'yo. The company needs someone reliable and credible. Yung hindi makakwestiyon ang kakayahang mamuno ng kumpanya. Someone like Mr. Miggy Gahitas? Exactly. Well, siya nga mismo ang natasan kong humalili sa akin. Nakahinga ng maluwag si Ashley. Gayang inaasahan, parang mahika ang pangalan ni Miggy. Matapos tiyakin sa kanya ni Mr. Castro na ito na ang magiging bagong pinuno ng FOE Group ay agad na nagbago ang kantang inaawit nito. This changes the situation, sabi nito. I'm sure madali ko mapapapayag ang board na habaan pang palugit sa inyo kung ganyang magkakaroon na ng bagong CEO ang kumpanya. Kabaliktaran ng pagpasok nito, nakangiting lumabas ng opisina si Mr. Castro. Ang problema niya ngayon, kung paano sasabihin ang lahat kay Miggy. Pinindot niya ang intercom. Eileen, tawagan mo si Miggy. Utos niya. I'm sorry ma'am, but he's out of town. Alam ko yun dahil dumaan siya rito kanina, bago lumulan sa chopper. Sabi ng sekretarya. Saan siya pupunta? Sa Punta Blanca, dadalo siya sa Pasinaya sa Los Aminas Resort. I see. Natatandaan niya pa ang naturang resort. Pag-aari yun ng isa sa mga kumpanyang sumasailalim sa FOE Group. At yun ay nasa isang eksklusibong isla. Binisita nila yun ng kanyang ama nung nagsisimula pa lang ang construction ng resort. Habang nakamaang sa labas ng dingding na salamin,
ay may ideyang pumasok sa isipan niya. Pagbalik ng chopper, sabihin mo sa pilotong huwag nang patayin ang makina. Then inform me, okay? May pupuntahan kayo, ma'am? Yes. Pero may naka-schedule kayong meeting mamayang 2 and cancel all my appointments. Hayag ni Ashley. But ma'am, just do as I say. Yes, ma'am. Kanina pa sinusubaybayan ang mga mata ni Ashley si Miggy. Tapos na ang pasinaya nang dumating siya sa isla at hindi na niya ipinaalam sa binata na naroroon siya. Natagpuan niya ito sa restaurant ng resort na may kausap na isang magandang babae. Kung may ugnayan ang mga ito sa isa't isa o isa itong business client, ay hindi niya mawari. Dali-dali niyang inubos ang mango juice na iniinom, saka nagtuloy sa kanyang suite. Doon na niya tinawagan ang manager ng resort at binilinan na papuntahin si Miggy sa suite niya. Tell him to be here at 7. Pagkababa niya ng telepono ay humiga siya sa kama at natulog. Matagal na siyang napupuyat at para sa gagawin niya sa gabing yun, gusto niya ay presko ang utak niya at katawan. Mag-aalas 6 na nang magising siya. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at naligo. Pagkatapos ay nagbihis siya. Maingat na naglagay ng make-up at nag-spray ng paborito niyang perfume. Bago dumating ang takdang oras ay umorder siya sa room service ng isang espesyal na hapunan. May kasama pa yung champagne na nakalublob sa yelo. Nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto ay bumilis ang tahit ng kanyang dibdib. Ilang malalalim na hininga ang hinugot niya para kalmahin ang sarili bago niya buksan ang pinto. Napamaang si Miggy nang makita siya. Ashley, hindi ko alam na nandito ka. Ang sabi lang sa akin ni Mr. Fajardo, gusto raw akong makausap nang umuokupan ng suite na ito. Mahigpit daw yung ibinilin sa kanya. He never mentioned your name, sabi nito. Yun mismong bilin ko sa kanya, sagot ni Ashley. What's going on? Bakit ka nandito? Naguguluhang tanong nito. Won't you come in first? Pumasok ang binata. Do you have plans for dinner? Tanong niya. Nandat, I can't cancel. Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Sa halip na sumagot ay tinungo ni Ashley ang kinaroroonan ng champagne. Binuksan niya yon, saka nagsalin sa kristal na kopita. Have some. Inabutan niya ang binata. Kinuha yun ni Miggy at sumimsim ng bahagya. Let's have dinner. Yakag ni Ashley. Not until you tell me what this is all about. Pagmamatigas ni Miggy. Please, kumain muna tayo. Oh, alright. Umupo sila at nagsalo sa masarap na hapunan. Pagkatapos, nagsalin ulit sila ng champagne. Hindi halos uminom si Miggy, ngunit siya ay sunod-sunod na lagok ang ginawa. Kailangan niya yon para magkaroon ng lakas ng loob. Ilalagay na naman sana niya ang kopita sa bibig niya, ngunit hinawakan ni Miggy ang kamay niya at pinigilan yon. I think you had enough. Nagpapahiwatig ang hindi pagsang-ayon ng tinig nito. Tell me, ano bang problema kinakailangan mong lunurin sa alak? Isang damukal na problema, Miggy. You, of all people, ought to know that. Nothing that you can't handle. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa bibig ni Ashley, kasabay ang pagbaba niya ng kopita sa mesa. I'm not my father, Miggy. Hindi ako kasing tatag at kasing lakas niya. At higit sa lahat, wala sa akin ang tiwala ng mga tao. Because I'm young and inexperienced. Ilang linggo na akong nahihilos sa dami ng problema bumagsak sa kandungan ko. And I'm afraid I've reached the end of the line. What are you saying? Napakunot noo si Miggy. Hindi ako ang taong dapat mamuno sa kumpanya. Not at this time. But you already are the CEO of the company. Not anymore. I've resigned. What? Gulat na sabi ni Miggy. Since when? Since this morning. Nagkausap kami ni Mr. Castro and the only way I can convince him to extend our loan ay ang ipangako sa kanya na magkakaroon ng matatag na leader ang FOA. Salaysay niya. But who? Natigilan si Miggy. Wala itong maiisip na sino man sa miyembro ng board ang papasa sa kilatis na mga matang nakatuon ang pansin sa kumpanya. You and I, but no. Na isang tao lang ang maaaring sumunod sa yapak ng papa. Iyon ay ikaw, sabi ni Ashley. But I am not qualified. Alam din natin pareho yan.
Magiging null and void ang lahat ng transaksyones na hawakan ko sa sandaling may kumontra sa pag-upo ko bilang presidente ng board. Yun ay kung merong kokontra. We can twist it. Mas malaking gulo ang ibubunga ng hindi legal kong pamumuno. Mahabang katahimikan ang naghari habang tinatansya ni Ashley ang susunod niyang sasabihin. These are desperate times. Pagkuway pahayag niya. And desperate times require desperate measures. Anong ibig mong sabihin? May paraan para maging legal ang pag-upo mo bilang CEO and President. Yun ay kung makakapang-asawa ka ng isang Agustin. Humugot muna siya ng malalim na hininga at nag-ipon ng lakas ng loob. Miggy, will you marry me? Oo kaya ang magiging sagot ni Miggy sa tanong sa kanya ni Ashley? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga board members? Are you out of your mind? Sabi ni Miggy. No, I'm not. Gaya ng sabi ko kanina, desperate times call for desperate measures. Ikaw ang natatanging taong pagtitiwala ng madla. At ako lang ang nag-iisang babaeng Agustin na available sa panahong ito. Not unless you count Maxine, but I don't trust her. Halos patuloy ang sabi ni Ashley. Ang pinsan kong balak sanang ireto sa iyo ni Papa ay nag-asawa na. At napaka-imposible namang gugustoy mong magpakasal kay Tia Monica, na 54 years old na. Hindi yun ang paraan, protesta ni Miggy. Diyan ka nagkakamali. Short of selling the stocks, na mahigpit na ipinagbabawal ng ilang salinlahi ng mga Agustin. Ito lang ang natitirang daan para maisalba ang kumpanya. Sorry if I'm not your type. Kakailanganin kang magsakripisyo kahit sandali. Later, when things settle down, we can have the marriage quietly annulled. Nagbuga ng malakas na hininga si Miggy. Isinuklay nito sa buhok ang mga daliri. You don't know what you are asking. Sabi nito. I do. Matatag na wika ni Ashley. So, what will it be? Will you be my husband, Miggy? Hindi makaimik ang binata. Hindi nito gustong gawin ang hinihingi ng kapalaran. Okay, sabi nito matapos ang mahabang sandali. Kulang na lang ay manlupaypay si Ashley sa kaginhawahang nadama nang marinig ang pasya nito. Napakabilis ng mga pangyayari. Pakiwari ni Ashley ay parang kamakailan lang siya dumating mula sa Amerika. Ngayon ay Mrs. Miggy Garigahitos na siya. Kaninang umaga ay idinaas ang kasal nila ni Miggy at ngayon ay naroon siya sa Blanca Suite. Ang isla ang pinili niyang maging honeymoon destination nila ni Miggy para mas magkaroon sila ng privacy. Matinding kilig ang bumalot sa kanya. Dalagita pa lang siya nang pagpantasyahan niya ang maaaring maganap sa kanila ng asawa. At ngayon ay nagkaroon na nakatuparan ang kanyang pantasya. Tumayo siya at naghalughog sa maletang inimpake. Para sa kanya ni Yaya Mirna, pumili siya ng pantulog na gagamitin niya sa gabing yun. What will Miggy think when he sees me in this? Isang pilyang ngiti ang namutawi sa mga labi niya. Habang minamasdan ang manipis at maiksing nightie. Nasaan na nga ba si Miggy? Nakakunot-noo siyang napasulyap sa orasan. Kanina pagdating na pagdating nila sa resort ay nagpaalam itong may kakausapin. Lagpas isang oras na ang lumilipas pero hindi pa ito bumabalik. Nagkibit-balikat na lang siya saka tumuloy sa banyo. Matagal siyang nanatili sa ilalim ng shower. Hindi nila napag-usapan ni Miggy kung anong klase ang kasal nila. Pero isang bahagi ng kanyang pagkatao ay umaasang magiging mag-asawa sila nito sa tunay na kahulugan ng salitang yun. Tapos na siyang maligo at nagsusuklay na sa harap ng tokador nang marinig niyang may magsuksok ng card key sa pinto. Dagling bumilis ang lagabog ng dibdib niya. Parang bigla rin ay nahiya siya sa kanyang kasuotan. Mabilis niyang dinampot ang katernong roba ng pantulog at isinuot yun. Ni hindi siya halos tinignan ni Miggy nang makapasok na ito. Get dressed. We're having dinner downstairs. Sabi nito. Pagod ako. Dito na lang tayo kumain. Mungkahi ni Ashley. Can't do that. Nagkita kami ni na Don Palermo kanina. Remember him?
Napakunot si Ashley. Nang mga sandaling yun ay blanko ang utak niya sa anumang bagay na may kinalaman sa kumpanya. I don't think so. May-ari siya ng gusali sa Cebu na bagay maging lokasyon ng susunod na sangay ng FOA. He didn't want to sell it to us before, pero kanina mukhang nagdadalawang isip siya. It's more cost efficient if we buy the building kesa magrenta lang. Because the way I see it, nandun yun sa magiging panibagong business center ng lugar. He and his wife invited us for a dinner at nakatango na ako. Malaking kabastusan kung bigla tayong magkakansela. Okay, bigyan mo ako ng ilang minuto. Tumayo si Ashley at pumili ng isusuot. Si Miggy naman ay pumasok sa banyo at naligo. Kanina pa pabiling-biling sa kama si Ashley. Pinipilit niyang matulog, ngunit hindi siya dalawin ng antok. Paano ay nababagabag siya? Pakiramdam niya kasi ay sinasadyang iwasan ni Miggy na magkasarilinan sila. Pagkatapos ng dinner nila ay inihatid lang siya nito sa kwarto. Pagkatapos ay muli itong umalis. Maghahating gabi na nang marinig niyang bumukas ang pinto ng suite. Ilang sandali pa ay may pumihit ng seradura ng kwarto nila. Ipinikit niya ang mga mata at nagkunwari siyang tulog na. Naninigas na nga siya sa pagpapanggap nang maramdaman niyang lumabas ulit ng kwarto ang asawa. Sinundan yun ang tunog ng bumukas at sumarang pinto. Mukhang ang kanugnog na silid ang tinungo ni Miggy at doon din ito balak matulog. Ilang butil ng luha ang gumiti sa kanyang mga mata. Alam na niya ngayon kung anong klaseng kasal ang pagsasaluhan nila at napakalayo noon sa inaasahan niya. He didn't want you before and he still doesn't want you now. Naglaro sa alaala niya ang tagpong naabutan niya noon sa opisina ni Miggy. Mayroon na naman kaya itong isang katulad ni Andy sa buhay nito? Ito kaya ang dahilan kung bakit iniiwasan itong may mamamagitan sa kanila? Para pagdating ng panahon, ay mas madaling mapapawalang bisa ang kasal nila. Nakatulog siya na umiiyak. Wala na si Miggy pagising niya kinaumagahan. Naabutan na lang niya ang note na idinikit nito sa salamin ng tokador. Don Palermo and I are going to play a few rounds of golf. See you later. Nakalagay roon. Nayayamot niyong hinablot ni Ashley at kinuyumos. Kung ayaw niya sa akin, diwag. Hindi na ako dalagit ang iiyakan pa siya. At iiyakan pa ang bagay na yun. Pagmamarakul yun ang kanyang kalooban. Bumangon siya pagkatapos ay naligot nagbihis. Pagkatapos ay nagpadala siya ng masarap na almusal sa room service. Nang matapos kumain ay lumabas siya ng hotel at nagtungo sa baybayin. This is my honeymoon. And I intend to make the best of it. Sabi niya sa sarili. Nabasa na niya ang brochure ng resort, kaya alam niya ang isa sa mga atraksyon nun ay ang mga maliliit na islang nakapalibot doon na maaari lang marating sa pamamagitan ng jet ski. Kanina ay isinuot na niya ang kanyang swimsuit kaya pwedeng-pwede na siyang sumabak sa langoyan. Pinuntahan niya ang resort manager at nagtanong kung aling island ang magandang bisitahin. Nahirapan siyang puntahan ang island itinuro ng resort manager. May undertow sa ilalim ng karagatang malapit dito, kaya hindi makadaong-daong ang jet ski niya. Sa halip, tinatangay ito sa isa pang mas maliit na isla. Ano bang problema? E di isang yun ang puntahan na lang. Naipasya niya. Iginawi na niya rito ang jet ski. Hindi nagsinungaling ang resort manager nang sabihin nitong halos lahat ng islang nakapalibot sa resort ay may taglay na natatanging atraksyon. Napatunayan niya yun nang sapitin na niya ang munting isla. Bagamat maliit ito, samot-saring mga punot halaman ang tumutubo roon. May mga damong ligaw pa na kay gaganda ng mga bulaklak at ang mga yon ay pinagpipistahan ng umaali-aligid na makukulay ng mga paru-paro. Maraming islang nagkalat sa gawing yun, kaya wala siyang ibang taong nakasabay sa pamamasyal. Kanya-kanya ang buong island. Pumili si Ashley ng magandang lugar at doon umupo. Para sa katulad niyang masyadong mabilis ang takbo ng buhay, isang luxury na ang maupo lang at tumanaw sa kalmanting karagatan. Nang magsawa sa pagtanaw sa asul na tubig, ay nagsimula siyang magsaliksik sa isla. Pumasok siya sa gubat at pinagpista ang mga mata niya sa mga ibon at ibang maliliit na hayop. This is heaven. Sa loob-loob niya. Tahimik, payapa,
at hindi niya kailangan magmadali. Noong nasa Amerika siya ay madalas din siyang nag-explore ng mga cove at island sa mga dalampasigan ng Florida at California. Mayabong ang mga puno. Halos matakpan na nga ng mga yun ang araw sa langit. Hindi tuloy napunan ni Ashley na unti-unting nagdidilim ang kalangitan. Nagulantang pa siya ng ilang patak ng tubig ang bumagsak sa braso niya. What the? Hindi pa niya natatapos ang katanungan ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Common ang thunderstorm sa gawing ito. Hindi siya nabagabag. Kailangan lang niyang hintayin tumila ang ulan. Ang hindi niya inaasahan ay ang pagdating ng high tide. Napahumindig siya nang matanaw ang pampang at makitang unti-unti na yung sinasakluban ng tubig. Inaanod na rin ang jet ski. Tinakbo niya yun ngunit bago niya ito magawang sakyan ay isang malakas na hampas ng alon ang tuluyang tumangay rito. Oh shucks! Naiirita niyang sabi sa kahinubad ang shorts at t-shirt na suot niya. Nagdive siya sa hanggang bewang na tubig at mabilis na nilangoy ang kinaroroonan ng jet ski. Malakas na undertow ang naramdaman niyang parang may mga kamay na humuhugot sa kanyang mga paa. Isinikad niya ang mga yon at ikinampay ang mga bisig. Ngunit hindi siya makawala sa daluyong ng tubig sa ilalim. Dinadala siya nito palayo sa jet ski. Tinangka niyang bumalik na lang sa isla, subalit pasalungat yon sa pwersa ng agos. At sa matinding panghilakbot niya, nang lumingon siya ay nakita niyang unti-unti na siyang napapalayo sa isla. Kagagaling lang ni Miggy sa pag-ehersisyo sa gym. Pagpasok niya sa suite ay nakita niya ang note na iniwan ni Ashley. I've gone exploring. Don't wait up. Pagkabasa nun ay nagtuloy na siya sa banyo at nag-shower. Nakalabas na siya nang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali niya itong sinagot. How's the honeymoon? Nabosesa niya kaagad ang tinig na yon. Si Maxine. Great! Masiglang sabi niya. You're really full of surprises, Miggy. I just got back from the States. At ganun na lang ang gulat ko nang mabalitaang ikinasal na pala ang unika iha ni Don Franco. At ikaw ang groom. Why didn't you tell me? May paghihinampos sa tinig na tanong ni Maxine. You're out of the country. Isa pa sa tingin ko'y di mo na yun kailangan malaman. Sabi ni Miggy. Oh, really? Magkaiba pala ang pananaw natin kung ganun. I feel I have the right to know. Lalo pat... Oh, hell. Why did you do it, Miggy? Kung legalidad lang ang kailangan mo, I was willing to marry you. Don't talk like that. Baka may makarinig sa'yo. Naningit ang wika niya. I'm alone, don't worry. Where's the blushing bride, by the way? Nandyan pa siya? Halatang nakabawi na ng composure si Maxine. She went out for a while. How's the honeymoon? Is she good in bed? Max, I know she isn't as good as I am. Oh hell, I miss you, Miggy. It's been a long time. Bakit ba kasi? Napag-usapan na natin ang bagay na yan, Max. This is something I have to do. Meron ba akong hindi alam? Mula nang mawala si Uncle Franco, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagdududang wika ng babae. There is nothing to talk about. May asawa na ako, Max, and that's that. Now, if you'll excuse me, I have to go look for my wife. At pinatay na ni Miggy ang linya. Napatingin uli siya sa note na iniwan ni Ashley, pagkuway sa binata. Malakas na ang buhos ng ulan, nasa na nga kaya si Ashley. Nagmamadali niyang tinapos ang pagbibihis sa kamuling lumabas ng silid. Don't let it end like this. Yun ang iniisip ni Ashley na mga sandaling yun. Tumigil na ang ulan at natangay na siya sa bahagi ng dagat na masyadong maalon. Hirap siyang mapanatiling nakalitaw sa tubig ang ulo niya. Kung ilang beses na nga siyang nagkakanda sa mid, sa tuwing mapapalubog sa dagat at makakainom ng tubig. Pagod na rin siya sa kakalangoy. Konti na lang ay tutuluyan na niyang hindi maigalaw ang kanyang mga kamay at binti. Nakakainis! Why I was so... Pagngingit-ngit niya. Ang masaklap pa nito, ni walang makakaalam kung saan hahanapin ang bangkay niya. Kung sakali mang matuluyan siya. Unti-unti na siyang lumulubog. Parang ang gusto na lang niya ay ipikit ang mga mata niya at hayaan ang karagatang lamunin na siya ng tuluyan. Ashley! Ashley!
Tumalsik ang panlalambot ni Ashley nang may maulinigang tinig. May tumatawag nga ba sa kanya? O isa lamang itong imahinasyon? Ashley! Hindi. Talaga may tumatawag sa kanya. At pamilyar sa kanya ang tinig na yon. Si Miggy. Pinilit niyang iangat ang sarili at nakita niya sa di kalayuan ng binata. Lula nito ng speedboat. Miggy! Ikinaway niya ang mga kamay. I'm here! Ilang sandali pa ay iniangat na siya ni Miggy pasakay ng speedboat. Palungay-ngay siyang napasubsob sa dibdib nito. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. Ba't ka nasa gawin ito ng dagat? Ang sabi ni Luis, ay sa Isla Bonita ka pupunta. Mabuti na lamang at naisipan ko mag-ikot-ikot sa mga isla. Ay, hindi halos makapagsalita si Ashley. Don't speak. Mamaya na tayo mag-usap. Here, use this. Mabilis na hinubad ni Miggy ang t-shirt nito at ibinigay yun sa kanya. Pagkatapos ay tinungo na nito ang controls ng speedboat at pinasibad na ang sasakyang pandagat pabalik sa resort. Malalakas na mga bisig ang pumangko kay Ashley. Binuhat siya ni Miggy hanggang sa makarating sila sa hotel. Sir, what happened? Nababahala silang sinalubong ng manager ng hotel na si Mr. Fajardo. Konting aksidente. Papuntahin mo sa suite namin si Dr. Roblesa. Utos ni Miggy. Right away, sir. Madilim ang silid ng magmulat na mga mata si Ashley. Marahan niyang iginala ang paningin sa paligid. Sa malamlam na tanglaw ng nightlight, ay naaninag niya ang madilim na anino ng isang taong nakatayo sa tapat ng bintana. Lumapit ito sa kanya. How are you feeling? Mukha ni Miggy ang tumambad sa kanya nang tamaan ito ng liwanag. Umupo ito sa gilid ng kama. Gaano ko katagal nakatulog? Tanong ni Ashley. Matagal-tagal din. Kanina binigyan ka ng pampakalma ni Dr. Roblesa. Tumango siya. Parang ang natatandaan niyang may sumuri sa kanya at pagkatapos ay may itinurok ito. Katulad ng natatandaan niya kaninang may nagtanggal ng basa niyang saplot. Napatingin siya sa sarili. Iba na nga ang suot niyang damit. May kung anong damdaming gumiti sa kanya nang maisip na si Miggy ang nagbihis sa kanya. Ibig sabihin na silayan nito ang hubad niyang katawan. Gutom ka na ba? Ang tinig nito ang pumukaw sa mahaharot na tagpong biglang gumiit sa imahinasyon niya. No, nauuhaw lang. Wait here. Lumabas si Miggy. Nang bumalik ay may dala na itong baso ng pineapple juice. Sa bikyong nilagok ni Ashley. Can you tell me now why you were where I found you? Tanong ni Miggy. Bantulot na isinalaysay ni Ashley ang mga pangyayari. Pero bakit nangahas kang magpunta doon na nag-iisa? Kababa na aga ng tinitimping iritasyon ang tinig ni Miggy. Mabuti na lang at tatagpuan agad kita. Anong gusto mong gawin ko? Magpakaburo sa paghintay sa'yo? Sumiklab naman ang galit niya nang maalala kung paano kumilos si Miggy. Nakailayo sa dapat na ikinikilos ng isang lalaking bagong kasal. I'm sorry. I had some important business to attend to. Total ay, di rin naman ito isang tunay na honeymoon. Naisip kong pwede kong unahin ang ilang business concerns. Pero huwag ka mag-alala, starting tomorrow ay... You're right. Hindi ito isang totoong honeymoon. And there's no need for us to pretend otherwise. Pakli niya. Nakakahiya naman kung iisipin ng asawa na nagkukumahog siyang makasama ito. Gawin mo ang gusto mo at gagawin kong gusto ko. Matagal siyang minasdan ni Miggy. Waring inaarok ang nasasaloob niya. If that's what you want. Pagkuway saad nito. It is. Matiim na sabi ni Ashley. Just don't do anything like that again. Pagkasabi nun ay tumayo na si Miggy at iniwan siya. Call me if you need anything. Naalala nitong sabihin bago tuluyang lumabas ng silid. This marriage is a disaster. Mangiyak-iyak na naisip ni Ashley nang mag-isa na lang siya. Bakit ba siya nag-ilusyon na sa mga sandaling mapag-isang dibdib sila ni Miggy ay mamahalin na siya nito? Ilang araw nang nakabalik mula sa honeymoon, sina Miggy at Ashley. Ayon na rin sa kanilang napagkasunduan, sa bahay ni Miggy sila titira
Ngunit malaya si Ashley na magpalipas na kahit ilang araw sa mansyon nila. Isa sa mga unang isinasagawa ni Miggy pagdating nila ay ang magpatawag ng board meeting. Nasa iyo na ngayon ang pagpapasya tungkol sa stocks ng kumpanya, sabi ni Maxine matapos ihayag ang official na pag-upo ni Miggy bilang CEO ng FOA Group. So, what shall it be? Magbebenta na ba tayo? I think it's about time the company goes public. There's no urgent need for us to do that. Malamig ang tinig na sagot ni Miggy. Nakalma na ang mga bangkong pinagkakautangan natin, and everything will pick up soon enough. But why wait? Pwede tayong magbuhay hari sa laki ng halagang makukuha sa mga stocks. And you won't have to work your butt off. We're not selling and that's final. Tapos ni Miggy sa argumento. Ang pagtuunan natin ngayon ng pansin ay ang agresibong expansion plans na binalangkas ni Don Franco bago siya mawala. Hindi na umimik ang mga ito. Bagkos ay nagsipaghanda para sa meeting. Hindi kami mag-asawa in the real sense of the word. Kung tutuusin, wala kami ugnayan na kahit ano. Yun ang kanina pa iginigiit ni Ashley sa sarili. Why then am I doing this? Ang tinutukoy niya ay ang hindi magkanda-ugagang paghahanda niya ng masarap na hapunan para sa asawa. Hindi siya pumasok sa opisina. Gusto niyang bigyan ng otonomiyang magpasya si Miggy nang nararapat ngayong ito na ang bagong CEO ng kumpanya nila. At sa tingin niya, mas magagawa yun ng asawa kung wala siya. Pilit din niyang itinitimo sa isipan na hindi siya dapat kumilos na para bang isang totoong asawa. Ngunit kung minsan ay hindi niya yun mapigilan. Katulad ngayon na abalang-abala siya sa paghahanda ng isang special dinner dito. Kumpleto yun mula sa linen tablecloth, porselanang pinggan, pilak na silverware, hanggang sa delicate crystal glasses. Nagsuksok pa siya ng scented candles sa bronzeng candelabra. Nang handa na ang lahat, ay saka siya naligo para presko-presko siya sa pagsalubong kay Miggy. Habang naghihintay, nagtungo siya sa library at nag-surf sa internet. Masyado siyang nalibang sa ginagawa, kaya hindi na niya napunang lumalalim na ang gabi. Nagulantang pa siya ng pagtunog ng telepono. Sweetheart, is that you? Sabi ni Miggy nang sagutin niya ang tawag sa extension sa library. Yes, it's me. Nasaan ka? I thought you'd be home for dinner. Nadelay ako eh. Sorry, hindi ako nakatawag agad. I should have told you na hindi na siguro ako dyan maghahaponan. I see. Pinilit ni Ashley na ikubli ang disappointment. That's quite okay. Are you sure? Paniniyak ni Miggy. Pinuno niya ng hangin ng dibdib. Yes, matatag niyang sagot. I prefer a quiet dinner alone in front of the TV anyway. Dagdag niya. Oh, sige, I have to go. Bye. Bye. Parang may nagbikig sa lalamunan ni Ashley nang mawala ang linya. Kanina bago ibaba ni Miggy ang telepono ay parang may narinig siyang boses ng babae na kumakausap dito. Sino ang kasama ni Miggy? Malaya siyang gawin ang gusto niya. Hindi saklaw ng usapan namin ang pagiging faithful sa isa't isa. I can have a lover on my own without asking his permission, sabi niya sa sarili. Ngunit wala yung ibinawas sa kirot na biglang gumiit sa kanyang puso. Magmamadaling araw na nang ipasok ni Miggy ang sasakyan sa bakuran. Pagod na pagod siya. Kagabi ay nayaya siya ng isang kliyente sa birthday party ng asawa nito at hindi siya nakatanggi. Huli na nang malaman niyang kasama rin sa mga inanyayahan si Maxine. Fancy meeting you here. Nakangiting wika nito nang magsalubong sila sa hallway. Where's the wife? Nasa bahay. She's not feeling well. Pagdadahilan ni Miggy. Don't tell me na naglilihim na agad siya. Ngumiti siya. It's hard to tell, but it's a big possibility. Nakakainis ka! Kailangan mo bang ipamukha sa akin na you're screwing her? Paangil na sabi ni Maxine. Huwag ka na magkunwaring nasasaktan, Max. You only want me dahil nakatali na ako sa iba. Banayad na sad niya. You're wrong. I want you because I love you. Nalukot ang mukha ni Maxine at tila mapapaiyak na ito. Kasunod nun ay niyakap nito si Miggy at isinubsob ang ulo sa dibdib niya.
Tuluyan na itong humagulhol. Not here. Isang nakapinid na pinto ang nakita ni Miggy at hinila niya papasok sa silidang babae. Mahirap nang may makakita sa kanila sa ganyong posisyon. Pagsarang pagsara naman ang pinto ay dinaluhong ng halik ni Maxine ng lalaki. I miss you, Miggy. I miss this. Pinagdadama nito ang matipunong dibdib, pababa sa matigas na tiyan, at pababa pa. Stop it! Nahuli ni Miggy ang naglilimayong kamay nito bago narating ang pakay. Don't you miss it too? Nangaharot na tanong ni Maxine. No! No! Marahas niyang inalis ang mga brasong inilingkis naman nito sa katawan niya at iniwan ito. Bumaba ng sasakyan si Miggy at pumasok sa bahay. Nagtungo muna siya sa kusina para kumuha ng tubig sa ref. Nang mapadaan sa komedor ay nakita niya ang mesa. Wala na ang mga pagkain sa ibabaw nun. Ngunit halatang inihanda yun para sa isang espesyal na hapunan. Nasasapinan yun ang puting line ng tablecloth. At naroon pa ang kandelabrang may kandila. Napailing na lang siya. Matapos uminom ay umakyat na siya sa itaas. Tutuloy na sana siya sa sariling silid. Ngunit sa paglakad sa pasilyo ay napahinto siya sa tapat ng silid ni Ashley. Natubili siya bago sinubukang pihitin ang seradura. Nagulat siya nang matuklasang hindi yun nakalak. Nahikayat siyang pumasok. Mahimbing na si Ashley. Nalaman niya nang lumapit sa kama. Aalis na sana siya ngunit parang nahihimok siyang pagmasdan ang mukha nitong mas lalong pinaamo ng pagtulog. Nakalilis ang kumot nito at nabanaag niya sa liwanag na nagmumula sa bintana ang manipis na nightie ang suot nito. Nakabakat dito ang maumbok na dibdib. Animo ay sumasailalim sa makapangyarihang hipnotismo. Umupo sa gilid ng kama si Miggy. Wala pa rin siya sa sarili nang kumilos ang kamay niya at haplusin ang pisngi ng asawa. Naalipungatan si Ashley nang maramdaman ang banayad na paghaplos na yon sa kanyang muka. Nagmulat siya ng mga mata at muntik nang mapasigaw nang makitang may taong nakaupo sa kama niya. Subalit namatay ang tinig sa kanyang lalamunan nang mapihong si Miggy yon. Paupo siyang bumangon. Walang katagang namagitan sa kanila ngunit parang alam na nila ang nais ng isa't isa. Unti-unting naglapit ang kanilang muka hanggang sa magdaiti ang kanilang mga labi. Nahagkan na si Ashley. Maraming beses na. Nahalikan na rin siya ni Miggy. Noong dalagita pa siya at nangahas na hagkan ito sa mga labi. At noong ikasal sila. Ngunit hindi yon sing init ng halik na namagitan sa kanila ngayon. Humugos ang hindi mailarawang emosyon sa kanyang buong pagkatao. Waring mahihibang siya sa makatindig balahibong sensasyong gumapang sa bawat himaymay ng kanyang laman. Mabuti na nga lang at nakaupo siya sa kama. Kung hindi ay malamang na napalugmok na siya sa sahig sa matinding panlalambot ng kanyang binti. Sinapo siya sa batok ni Miggy upang mas lalong mapagbuti ang paggalugad sa kanyang labi. Gumapang ang isang kamay nito patungo sa kaayaayang bundok na umagaw sa pansin nito kanina at banayad yung hinubog sa palad nito. Napasinghap si Ashley sa init na bumalong sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Halos hindi na siya makahugot ng hininga sa kiliting hatid noon sa kanyang katawan. Napakapit siya sa dibdib ng asawa at siya naman ang nagsagawa ng sariling pananaliksik. Dalagita pa lang siya ay pinagpapantas siya na niyang mahawakan ang namimintog na kalamnan ng matipunong dibdib nito at hindi hamak na mas malaki at mas matigas na yun ngayon. Sinisimulan nang tanggalin ni Miggy ang manipis niyang pantulog. Nang mapukaw sila ng matinis na pagring ng cellphone na nakasukbit sa bewang nito. Sabay silang napatda. May pagkayamot na hinablot ni Miggy ang cellphone at sinagot yun. Yes, kailan? May mga nasaktan ba? Oh, sige, papunta na ako dyan. Sabi nito matapos sabihin ang nasa kabilang linya ang pakay. What happened? Tanong ni Ashley nang i-off ng asawang telepono. Sumabog yung planta natin sa Marikina. My God! May mga casualties? Sa preliminary report, mahigit kumulang na 30 ang nasaktan. 4 daw ang critical na kondisyon. I have to go. Sasama ako. Sabi ni Ashley. Sandaling nag-atubili si Miggy. Hurry up!
pag-uwi, sabi nito. That shouldn't have happened. Kanina pa yung paulit-ulit na inuusal ni Miggy habang pabalik sila sa bahay. Nagtungo sila sa Marikina at matapos inspeksyonin ang planta, ay binisita naman nila ang nasaktan. Safety regulations are strictly enforced sa lahat ng planta ng pabrika ng FOA, kaya di dapat nangyayari ang mga bagay na kagaya nun. Pero katulad ng aksidenteng naganap sa Valenzuela factory, ayon sa investigation, may palatandaan na sabotahyang dahilan. Lumong-lumo ito matapos makausap ang pamilya ng mga trabahador. Nangako naman siya ng tulong pinansyal, ngunit parang kulang na kulang pa yun. Sabotahe? Napaangat ang mukha ni Ashley. Ba't naman isasabotahe? Now, don't jump to conclusions. Hindi pa yun napapatunayan. Haka-haka lang ng ating security chief. Lately, things have been happening. Nakaduda-duda. Para bang... Natahimik si Miggy. Halatang tinatansya kung karapat-dapat ipaalam ang suspicion kay Ashley. Ano, Miggy? Susog ni Ashley. Parang may gustong mamersa sa atin na magbenta ng stocks. Oh no! It won't happen, sweetheart. Not by a long shot. Pero mukhang ganun ang pakay. Ito naman ay sapantaha lang, so don't be alarmed. I'll try, pero mahirap nang hindi mabahala. Matapos patayin ni Miggy ang makina, ay hinawakan siya nito sa braso. Nagpapahiwatig ng suporta ang tinging iginawad niya sa asawa. Inakbayan siya ni Miggy samantalang siya naman ay giniyahan papunta sa kanyang dibdib ang ulo nito. Nang mga sandaling yun ay kapwa sila umamot ng lakas sa isa't isa. Walang mainit na dagpong na magitan sa kanila, subalit pakiramdam ni Ashley ay may pinagsaluhan silang napakahalagang sandali ng asawa. Gosh, how I want to drive to Baguio, usal niya. Baguio? Gulat na napatingin sa kanya si Miggy. May bahay kami. Tayo doon. Wala siya sa city proper. In fact, malayo-layo na siya sa Baguio. Isa to sa mga paborito kong lugar sa buong mundo. I know that house. Minsan na akong isinama doon ng papa mo. At tanda ko that time nung teenager ka pa. Akala niya ay nakuha ka na o nadukot ka na ng iba. Oh yes, I remember that too. Masama ang loob ko sa kanya dahil di siya nakadalunon sa piano recital ko matapos niyang mga ako na-attend siya. Nangahas kang magmaneho papunta doon, gayong kakukuha mo palang ng student's license. He almost had a fit nang malaman niyang nandun ka at kung paano ka nakarating doon. Napangiti si Ashley sa alaala. Minsan lang yun sa buhay niya na kinakitaan niya na pag-aalala ang papa niya. The long drive calmed me down. At mula noon kapag may gumugulo sa isipan ko, o kahit na hindi ako mapalagay, I take long drives. At di ba't kahaba-haba ng daan papuntang Baguio? Mahirap ka palang habulin kapag nag-alsabalutan ka. Imagine, magbabiyahe pa ako hanggang Baguio? Sabi ni Miggy. Napatawa si Ashley ngunit kasabay noon ay ang pag-ahon ng panimulang sibol ng kasiyahan sa kanyang puso. At least iniisip niyang susundan niya ako kung sakaling mag-aalis sa balutan ako. Let's go inside. Much as I would like to join you in a long drive, hindi pwede. May oras lang ako para mag-agahan bago ako kailangan bumalik sa opisina. Sabi ni Miggy. I'll have breakfast ready. Sabi ni Ashley. Umakma siyang magpapatiuna na sa paglabas ng sasakyan nang bigla siyang hawakan ni Miggy sa braso. Sweetheart. Nagugulumihanan niya itong binalingan. Sorry about dinner. Mukhang I miss a feast. How about if I make it up to you? Ikaw ang bahala. I'll call you to make arrangements. Will you be coming to the office today? Mukhang kailangan. Gusto kong tiyakin na maaayos ang lahat ng may kinalaman sa tulong na ihahandog mo sa naging biktima ng aksidente. And I want the safety regulations reviewed. Sabay silang natahimik. Tila pareho ang iniisip. Kung talagang aksidente nga lang ba ang nangyari o may gustong magsabotahe sa kumpanya. At kung mayroon man, sino yun? Sino nga kaya ang may kagagawan ng mga sabotahe? May kinalaman kaya ang ilan niyang kamag-anak? Nakahinga ng maluwag si Miggy matapos makausap ang kinatawan ng FOA na personal niyang inatasan na mag-asikaso sa mga tauhan nilang na aksidente. Ayon dito, ang apat na nasa kritikal na kalagayan
ay halos tiyak nang makakaligtas. Patuloy pa rin ang investigasyon tungkol sa naganap na aksidente. Wala namang lumabas sa media na anumang alingas-ngas na pananabotahe ang posibleng dahilan ng aksidente. Naipatupad na rin ang nais ni Ashley na rebisahin ang safety rules. Pati na ang pamamaraan ng pagpapatupad ng mga yun nang hindi na muling maulit ang trahedya. Sumandal si Miggy sa swivel chair. Pinagsalikop sa likod ng ulo ang mga kamay at itinaas ang mga paa sa mesa. Sa loob ng mahaba-habang panahon, noon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Naalala niya ang sinabi niya kay Ashley tungkol sa noon siya minilang dinner. Iniangat niya ang telepono at pinindrot ang cell number ng asawa. Nasa field ito at personal na ina-inspection ang fruit orchid na patatamnan ng panibagong seedling. Ngunit makakabalik ito bago gumabi. "Are you busy?" tanong niya nang sagutin ang asawang tawag niya. "Not really. Nanonood lang naman ako sa ginagawa nila." May himig ng ngiti sa tinig ni Ashley. "Really knowing you? Baka kamo nakitanim ka na," biro ni Miggy. "Hindi pwede. Madudumihan ang aking business suit. Kung hindi nga lang ako nanggaling sa meeting at wala ng oras para daanan sa bahay ang nakalimutan kong pampalit, I would have been tempted to," ganti ni Ashley. "Mukhang masaya ka. Any good news?" Ibinalita ni Miggy ang mga nalalaman. "That's good. Mukhang pareho tayong makakahinga kahit konti," sabi ni Ashley. "Kaya nga ako napatawag. Dapat siguro nating samantalahin ang mga pagkakataong katulad nito. Because we don't know when the next storm's gonna hit us." "Anong ibig mong sabihin?" "I said I make it up to you. When I miss your specially prepared dinner. Kaya gusto kitang imbitahan ngayon." "You're asking me out?" Gustong matawa ni Ashley nang maramdaman niyang nag-blush siya. "Para kang teenager," nawika niya sa sarili. "Yes, I am. Tonight. Manggagaling ako sa opisina pero dadaanan kita sa bahay. Is that okay?" "Yes, it is." "My God, I'm even stuttering like a teenager being asked on her first date." Kung pwede lang batakin ni Ashley ang mga segundo, ay gagawin niya para mapadali na ang pagdating ng gabi. Mula sa fruit orchard sa Quezon, ay dumaan lang siya sandali sa isang subsidiary ng FOA pagkatapos ay tumuli na sa bahay. Naging maingat siya sa pagpili niya ng damit na isusuot. Isang maigsing black dress na may manipis na straps ang isinuot niya. May pampatong iyong blazer, ngunit sa nipis ng tela para na rin nakahantad ang kanyang likod, balikat at ang kanyang harap. Ilang ulit siyang nagpaikot-ikot sa life-size mirror. Sinisiyasat ang lahat ng anggulo ng kanyang katawan. Yun pa rin ang ginagawa niya nang marinig ang pagdating ng sasakyan ng asawa. Maya-maya ay may narinig siyang pagkatok sa pinto ng silid niya. Bago tugunin yun, sumulya pa siya ng isang beses sa salamin. Walang sinabi si Miggy nang pagbuksan niya ito ng pinto. Ngunit sapat na ang paghangang nabakas niya sa mga mata nito. Wari idinuyan siya sa hangin dahil doon. Parang hindi rin siya makahinga habang nakatunghay sa asawa. Malamang ay nag-shower na ito sa banyong kanugdog ng office suite nito. Dahil preskong-presko na ang amoy at itsura nito. Waring nakabikig ang lalamunan ni Ashley nang mamasdan ang kaikisig nitong dating sa dark green na polo na tinernohan ng itim na pantalon. "Ready?" tanong ni Miggy. "Yes." Namimiyaos ang tinig na sagot ni Ashley. Hindi niya alam kung may ipinapahiwatig na mahalagang bagay si Miggy. Subalit sa restaurant, kung saan siya dinala nito noong 16th birthday niya, doon siya dinala ngayon nito. "I remember that time we went here." Sabi ni Ashley na kumakain na sila. "16th birthday ko noon and I was feeling so miserable thinking there's no one to celebrate my birthday with. Then you came and invited me out." Mataman niyang tinitigan ang mga mata ng asawa. "Tell me, hindi kay Papa ang ideyang ilabas mo ako that night, right?" "Nagkakamali ka. Si Don Franco ang..." "Oh, stop it. Alam ko na ang totoo noon pa man. And I'd like to say thank you again for taking pity on a little girl. You're not so little anymore." Balak ni Miggy ay pabiro ang pagkakasabi noon. Ngunit hindi yun ganun lumabas. Sa halip, para itong nangaakit na hindi mawari.
At dahil nasa legal na edad ka na, we can drink this. Ang tinutukoy nito ay ang champagne na nasa ice bucket. Hinugot nito yon at matapos, maingat na buksan ay nagsalin sa dalawang crystal tulip glasses. Iniabot nito ang isa kay Ashley. What are we celebrating? Tanong ni Ashley. Ang pagresolba ng ating problema sa kumpanya, I guess. Sabi ni Miggy. Disappointed siya sa sagot nito, ngunit hindi niya yon ipinahalata. What are you expecting? Ang sabihin niyang, iselebra ang mga pagkakasama niyo? Nangangarap ka. Tinungga niya ang laman ng kupita. Pagkuway iniumang yon sa asawa bilang hudyat na salinan pa yon. Nagpaunlak naman si Miggy at muling nilagyan ng laman ang kristal na baso. Muli ring sinaid ni Ashley ang laman nun. Slow down! Natatawang sita ni Miggy. Sabi mo, hindi na ako bata. I can handle my liquor. Sambit niya at muling nagpasali ng champagne sa kupita. You certainly are not a little girl anymore. Wika ni Miggy. You're right. Busog na ako. Shall we dance? Panghahas na anyaya ni Ashley. Why not? Tinawag ni Miggy ang waiter at iniabot ang credit card nito. Nang ibalik yun ang waiter, ay iginaya na siya ni Miggy patungo sa ikalawang palapag ng restaurant kung saan naroon ang dance area. Hindi nagbago ang ambience ng dance area. Nakakahimok pa rin yun ng romansa. At pawang malalamyos na tugtugin pa rin ang pumapailan lang sa ere. Katulad noong una silang magsayaw, parang naudlot ang paghinga ni Ashley nang magdaiti ang katawan nilang mag-asawa. Manganing-ngani na nga siyang hapiti nito at mas lalong isagad ang sarili sa matipunong katawan nito. You were a girl when I first danced with you. Pabulong na wika ni Miggy. Now, you're a woman. At gusto kong itanong uli sa'yo ang tinanong ko noon. Am I desirable? Pangahas na sabi ni Ashley na pinaluwag ang dila ng nainom na alak. Yes, at kung naiba lang ang sitwasyon, marahil ay... Hindi na itinuloy ni Miggy ang sinasabi, subalit sapat na ang nararamdaman ni Ashley sa ibabang bahagi ng magkadikit nilang katawan para mahulaan kung ano ang tinutukoy nito. Anong masama sa sitwasyon ngayon? Painosente niyang tanong. You're smart. I'm sure alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Paiwas na sagot ni Miggy. Hindi na sumagot si Ashley. Nagpasasa na lang siya sa init na nagmumula sa katawan ng asawa. Pansamantala ay kinalimutan niyang dahil lang sa kumpanya kung bakit sila naging mag-asawa. Kay dalinong kaligtaan, natuklasan niya. Nang ipikit niya mga mata't isandalang sarili rito, ay iniisip na niyang tunay niya itong kabiyak ng dibdib. Gayunpaman, nangingimi siyang damhin ang matitigas nitong kalamnan. Kahit na kanina pa siya nangangating pasadahan yun ang kaniyang palad. Naalala niya si Andy kung paano nito hapitin at halikan si Miggy. Gusto niya itong gayahin, ngunit parang wala siyang karapatan. Nagkasya na lang siya sa pagsandal ng ulo sa balikat nito. Nakontento sa init na dulot ng kamay ni Miggy na nakapatong sa likod niya at sa kiliting dulot ng hininga nitong bumubuga sa kanyang pisngi. Pwede na sana yon. Mapagkakasya na niya ang sarili sa kaligayahang dulot ng pangyayari. Ngunit marahas na napunit ang kasiyahang yon ng isang babae ang lumapit sa kanila. Miggy, long time no see. Ipinakikita ng artificial na ngiti nito ang pantay-pantay at mapuputing mga ngipin. Olivia, nakilala ni Miggy ang babae. San ka ba nagpunta? I've been living in Switzerland for the past 3 years. Ngayon lang ako umuwi, after my divorce. Makahulugan nitong dagdag. Let me introduce to you Ashley. She's, I know her. Anak siya ng recently departed na si Don Franco, right? Sabad ni Olivia. Tumango si Miggy. Hi Ashley, I'm a long time friend of Miggy. Will you mind very much if I dance with him? Nakangiti pa rin tanong ni Olivia. Not at all. Malamig na sagot ni Ashley, saka ipinaubaya ang asawa sa babae. Gusto niyang batuhin ang sapatos ng dalawa. Mula sa inuupuan niya, ay tanaw niya ang masayang kwentuhan ng mga ito. Kitang-kita rin niya ang hindi iilang ulit na paghaplos ni Olivia sa bisig at dibdib ni Miggy. Pati na ang pasimpleng pagsiksik ng sarili sa katawan nito. Hindi ako nagseselos. Katawa-tawa mang gawin ay pinipilit yon ni Ashley sa sarili.
at mamamatay na muna siya bago ipahalata sa asawa na nagseselos siya. Pinablangko niyang ekspresyon at hinintay na magsawa sa pagpapasasa sa kaniyang asawa si Olivia. Wala silang imikan habang pabalik sa bahay. It was a lovely evening. Walang kabuhay-buhay niyang sabi kay Miggy. Nang makapasok na sila sa bahay, kasunod nun ay tuloy-tuloy na siyang umakyat sa hagdan at nagtungo sa kanyang silid. Maaga siyang lumipad patungong Davao kinabukasan, kaya hindi na sila nakita ng asawa sa agahan. Mabuti nga yun, sabi niya sa sarili. Dahil baka di ako makapagpigil at masungitan ko lang siya. Mahulaan pa ni Miggy na naaapektuhan siya sa nasaksihan sa pagitan nito at ni Olivia. Habang nasa Davao siya, ay hindi ang sinasabi ng kamiting na kliyente ang nasa isip niya. Parang ang wala ni isa man lang sa mga sinasabi nito ang rumihistro sa utak niya. Ang tungkol sa kanila ni Miggy ang bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan niya matatagalan ang sitwasyon nila bago siya tuluyang mahibang. Nalilito pa rin siya nang lumipad pabalik sa Maynila. Kanina pa naghihintay sa kanyang silid si Ashley. Hindi na talaga niya matiis ang sitwasyon. Siya ang asawa ni Miggy pero bakit ibang babae ang nagpapakasasa rito? Siya ang mas may karapatan sa kanyang asawa ngunit bakit siya pa ang dapat mailang sa tuwing mahihikayat siyang pagpistahin ang mga mata sa anyo nito? Napakislot siya nang marinig ang mga yabag ni Miggy sa labas ng pasilyo. Kasunod nun ang pagbukas-sara ng pinto ng silid nito. Mula nang dumating sila sa bahay na yon, ay hindi pa sila nito nagsalo sa isang silid. Dapat na siguro yung remedyuhan. Yun ang inuudyok ng kalooban niya mula pa kaninang nasa Davao siya. Humugot ng hininga si Ashley sa kalakas na loob na lumabas ng kanyang silid. Bago niya kinatok ang pinto ng silid ni Miggy, ay muli na naman siyang huminga ng malalim. Ashley? Halata ang pagkagulat sa mukha ni Miggy nang mapagbuksan siya nito ng pinto. Akala ko nasa Davao ka pa. I got back earlier than I expected. May kailangan ka? Meron. Pahayag niya. Ano yon? Ikaw. What? You're not deaf. Alam kong narinig mong sinabi ko. Kailangan kita. Matulog ka na, Ashley. At tiyak kong pagod ka lang. You don't know what you're asking. Pagdidismiss sa kanya ni Miggy. Akma nitong isasara ang pinto, ngunit mabilis niyang pinigilan yon na kamay niya. Hindi makatarungan ng ibang babae ang nagtatamasa ng iyong atensyon. Banayad niyang sabi, bagamat kahihimigan niyo ng galit. Look, pareho tayong advantages para sa atin na manatiling ganito ang relasyon natin. Sabi ni Miggy. Mas lalo pa nga sa'yo dahil ikaw ang babae. At sa'yo'y walang mawawala. Kahit ilang beses ka makipagtali kung kani-kanino, ganun ba? Ashley, hindi ko alam kung ba't ka nagkakaganyan. Pero mas maigi siguro matulog ka na. I'm tired and I want to rest too. Good night. Muling tinangkang isara ni Miggy ang pinto. Galit yung itinulak ni Ashley, saka siya pumasok sa loob ng silid. I'm your wife! Do something about it! Akala ko nagkakaintindihan na tayo tungkol sa bagay na yon. Ikaw lang ang nakakaintindi. Kasunod nun ay kinabig niyang asawa at hinagkan sa mga labi. Matagal na niyang kinimkim ang galit. Parang ang nagsimula pa yun nang masumpungan niya noon sina Miggy at Andy sa opisina. Ilang sandali lang na natiling walang reaksyon si Miggy bago siya kinuyumos nito at sinimulan ang maigting na pagsimsim sa kanya mga labi. Sa pilitan nitong binigyan iyon ng puwang at nang makasilip ng pagkakataon ay naggumiit sa pagitan nun. Parang mahihimatay si Ashley sa dalisay na lagasaw ng init ng kanyang katawan. Doon pa niya iniimagine kung ano ang pakiramdam ng halik ni Miggy. At ngayon niya natuklasan na higit pa yon sa naglalaro sa kanyang imahinasyon. Nagsimulang maglakbay ang mga kamay ni Miggy. Mula sa magkabilang pisngi niya ay humaplos yon pababa sa kanyang leeg. Sa balikat, sa dibdib. Napasinghap si Ashley nang madama ang paggasgas ng mga daliri nito sa mga sensitibong tugatog na yon ng kanyang harap. Kagaya noong muntik na siyang malunod, pakiwari niya ay tinatangay siya ng alon patungo sa kung saan at wala siyang kakayahang pigilin yun. Is this what you really want? Naglanda sa isipan niya ang katanungang yun. No. Marahas niyang itinulak si Miggy
Inaamin niya gusto niyang may mamagitan sa kanila ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya maaatim na sa ganong paraan yun magaganap. Na kinakailangan siya pa ang mamilit dito para angkinin siya. No! Ulit niya saka bumalikwas at umakmang tatakbo palabas ng silid. Maagap na sinaklot ni Miggy ang braso niya. Pinigilan ang tangka niyang paglayo. Kinabig siya nito at niyakap. Bitiwan mo ko. This is not the way it's supposed to happen. Tanggi niya. Hindi sinunod ni Miggy ang utos niya. Sa halip, sinapo ulit nito ang mga pisngi niya at iniharap siya. Matagal ko na itong gustong gawin. Sambit ni Miggy. Kasunod nun ay muli siyang siniil nito ng halik sa mga labi. Nakakalunod ang halik na yon. Nakakatangay ng lahat ng pangamba at agam-agam. At hindi siya binitawan ni Miggy hanggat hindi nadarama ang pagtugon niya. Yakapin mo ko. Utos nito sa kanya. Parang robot na naging sunod-sunuran si Ashley sa asawa. Inilingkis niya ang mga braso sa leeg nito, kasabay ng muling pananalakay nito sa loob ng kanyang bibig. Napaigtad siya ng maramdaman na inaalis na nito ang kanyang damit. Ngunit hindi niya nagawang lumayo. Bihag siya ng mahikang taglay ng halik nito. Pinangko siya nito saka inhiga sa kama. Pagkatapos ito naman ang nagtanggal ng saplot. Saka sumunod sa kanya't ibinilanggo siya ng bigat nito. You don't know how long I've been waiting to do this. Pabugso ang hiningang sabi ni Miggy. Napapikit siya nang muli itong magpasasa sa kanyang mga labi. Kasabay ang marahan at maingat na paglusong sa kaibuturan ng kanyang katawan. Ilang segundo lang ay tinanggal ng kirot. Sandali pa ay nahalinhan yon ng kasiyang hindi malirip. Habol ni Ashley ang hininga nang ihatid siya ni Miggy sa lugar na wari ay napapaliguan ng lahat ng kulay ng bahaghari. Napangiti si Ashley nang maalala ang nangyari kagabi. Kagabi, naging lubos na ang pagiging mag-asawa nila ni Miggy. Napapikit siya at sinariwa sa isipan ang namagitan sa kanila ng asawa at muli ay umahon ang init sa kanyang katawan. I've been waiting for so long to do this. Hindi mo alam kung gaano kahirap na pagtitimpi ang pinagdadaanan ko. Mas lalong lumuwang ang ngiti niya nang manariwa ang mga sinabi niyon ni Miggy. Oo, masasabing siya ang gumawa ng paraan para maging ganap silang mag-asawa nito. Ngunit naging aktibo at masigasig ang partisipasyon ni Miggy. At habang nagsasalo sila sa kaligayahang nagugat pa sa simula ng panahon, naramdaman niyang sinusuklian nito ang pagtinging iniuukol niya rito, na hindi purong pisikal na pangangailangan ang nag-o-joke dito na tanggapin ang iniaalay niya. Nag-alab ulit ang kalooban ni Ashley sa mga iniisip. Nasa na ba kasi si Miggy? Inaasahan niyang nandun pa ito sa kanyang tabi pagising niya. Naghihintay na muli silang sumayaw sa makapangyarihang musika ng kalikasan. Bumangon si Ashley at nagtungo sa banyo. Nag-shower muna siya bago hinanap ang asawa. Ay ma'am, nakalis na po siya. Sabi ng katulong nang tanungin niya ito. Bahagya siyang nadismaya. Hindi man lang siya hinintay magising ni Miggy. Ma'am, telepono po. Lumapit sa kanya ang katulong, dala ang cordless phone. Hi, sabi ni Miggy nang sagutin niyang tawag. Miss me? You bet. Ba't hindi mo ako ginising? May panunumbat sa tinig na wika niya. You were sleeping like a baby. Nakakapanghinayang kang istorbohin. I was tired. Napangiti siya nang maalala kung bakit siya napagod. Sa buong magdamag ay kung ilang ulit silang nagtalik ng asawa. At sa bawat pagsasanib ng kanilang mga katawan, ay dinadala siya ni Miggy sa lugar ng walang hanggang kaluwalhatian. Dapat masanay ka na. Kababa na aga ng kapilyuhan ng tinig nito. Well, I gotta go. Nandito na lang si Mr. Castro. Shouldn't I be there too? Masyadong importante ang meeting na yan at... Relax, sweetheart. I can handle this. In fact, sa preliminary talks namin ni Mr. Castro, nagpahiwatig siya na mapapapayag niya ang board na dagdagan ang loan natin. Lalo pa nang ipakita ko sa kanila ang paunang sales report na nagpapakitang malakas na ulit ang kumpanya. Thanks to you, sabi ni Ashley. Nang si Miggy na kasi ang umupong CEO ng FOE Group, ay umangat agad ang performance nun sa merkado. I have to go, sweetheart. Call me when the contract is signed. Bye, sweetheart.
Habang Paki at Sagdan si Ashley ay hindi pa rin mapalis ang ngiti sa kanyang mga labi. It feels wonderful to be able to call him sweetheart and really mean it. Naglalaro sa isipan niya. Nanatili ang magandang pakiramdam na bumabalot sa kanya hanggang sa makapasok na siya sa kwarto. Maya-maya ay kumatok sa pinto ang katulong. Isang brown envelope ang dala nito. Para po sa inyo. Dinala ng isang mensahero. Sabi nito. Salamat. Kinuha ni Ashley ang envelope saka isinara ang pinto. Pagkatapos, napapakunot na sinulyapan niya ang hawak. Maliban sa pangalan niya ay walang ibang nakasulat doon. Kanino kaya ito galing? Binaklas niya ang tape na nagdidikit sa envelope fluff. Binuksan niya yon at nalaglag mula roon ang ilang mga 8x10 na litrato. Pinulot ni Ashley ang mga yon at napatda siya nang makita kung sino at ano ang ginagawa ng mga nasa larawan. Sina Miggy at Maxine ang mga yon, magkasama sa mga nakakakompromisong mga tagpo. Naroong naghahalika ng mga ito, naroong nakahiga sa kama at kung ano-ano pang maiinit na eksena. Binuklat niya ang envelope at inilabas ang iba pang litrato. Ganon din ang lahat ng mga yon. At may natagpuan pa siyang Xerox copy ng isang sulat. Agad na napatuon ang mga mata niya sa lagda nito at nakilala niya ang pirma ng kanyang papa. Nagugulumihanan siyang binasa ang liham. In the case of my unexpected demise, I am nominating you as the next chief executive officer of FOA Group of Companies. I have made the necessary affidavits and other legal documents to support your nomination. But since you are not a blood relative, a major legal impediment stands in your way. However, there is a way for you to be able to fulfill the conditions set by my predecessors. Para maging legal na bahagi ng Agustin Clan, dapat mong pakasalan ang aking anak na si Ashley. Then, and only then, will you be able to assume the role of CEO and president of my company. You are like a son to me, the son I never had. At malaki ang tiwala ko sa'yo. That's why I'm determined that you'll be the next in line when I go. Kalimutan mo na muna ang iyong idealismo. There are worse reasons for getting married than the one I'm giving you. Kung di mo matutupad ang audisyong ito within a period of 6 months after my death, arrangements will be made para matapos na ang serbisyo mo sa lahat ng sangay at subsidyaryo ng FOA Group. I hate to do this. Ngunit yun lang ang tanging paraan para maprotektahan ang interes ng kumpanya. I need you as the next CEO. And you know me, iho. Para sa kumpanya, I'm willing to do almost anything. Noon pa ay alam ko nang may pagtingin sa iyo ang aking anak. Kaya hindi tayo magkakaproblema sa aspetong yun. Take care of her and make her happy. For me, in return, you will be at the helm of one of the most successful companies in the country. And no one will be able to take it away from you. Hindi na maituloy ni Ashley ang pagbabasa sa sulat dahil pinalabo na ng luha ang kanyang paningin. Buong akala pa naman niya ay mahal na rin siya ni Miggy. Yun pala ay napipilitan lang ito. And I made it so easy for him. Nahihiya siyang isipin na sa kanya pa nagmula ang mungkahing magpakasal sila at halos persahin na niya itong angkinin siya. Ano nga ba yung kasabihan? Palay na ang lumalapit sa manok? He must be laughing his guts out. At nakangingiming isipin na nakikipagrelasyon din ito sa pinsan niyang si Maxine. Sa mga sandaling yun, pakiwari ni Ashley ay gumuho lahat ng pantasya niya tungkol sa pag-ibig. Mga katok sa pinto ang pumunit sa kanyang paghihinagpis. Ang katulong ulit. Dala na naman ang cordless phone. Sa pag-aakalang si Miggy na naman ang tumatawag, pahablot niya yung kinuha. You despicable! I see. You got the package. Ikaw? Mas lalong nag-ibayo ang galit ni Ashley nang mabosesan si Maxine. Why, ha? Hey, what's your language? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin, diba? At least nalaman mo na ngayon ang tunay na kara ng asawa mo. Kesa naman manatili kang aanga-anga, nag-iilusyon tungkol sa pagkatao niya. This way, hindi ka na niya madaling maloloko. Every time he asks you to sign something, makakapag-isip ka kung karapat-dapat ba yung pirmahan. Hindi yung para kang aso na amin ng amin sa bawat sabihin niya. Bakit hindi na lang ikaw ang ipinagduldulan sa kanya ng papa?
pareho rin ang epekto nun. Magiging kabilang din si Miggy ng Angkang Agustin. Halos pa histerya ang tanong ni Ashley. Me? Marry Miggy? No thanks. He's great in bed pero ayoko siyang mapag-asawa. But you? Well, mas madali kang kausapin kesa sa akin. Maybe Uncle Franco also wants you to be taken care of. Gusto ko lang malaman mo ang totoong senaryo at ang hindi ka na nag-iilusyon pa. You can even have your marriage annulled if you want to. Pagkatapos na natuklasan mo. Although it's not advisable at this time. For the company's sake, dapat kang magsakripisyo muna until such time na malagpasan na natin ang crisis. It won't take long. With Miggy as CEO. Hindi na pinakinggan pa ni Ashley ang ibang sinasabi ni Maxine. Basta na lang niyang pinindot ang button na papatay sa telepono. Sobra ka, Miggy! Napapikit siya sa tindi ng sakit na sumibat sa dibdib niya nang maglaro sa imahinasyon niya ang iba't ibang tagpong nasa larawan. Sumanib yun sa alaala ng nakalipas. Yung mabungaran niya si Miggy sa isa pang nakakakompromisong sitwasyon. Ganun ba talaga ang napangasawa niya? Parang hayop na kung kailan makaramdam ng pagnanasa ay isa sa katuparan yun sa unang babaeng pumayag na makasiping nito. Napalugmok siya sa sahig, kasabay ang walang puknat na pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. I can't stay in this marriage. Yun ang pasyang nabuo niya matapos ang matagal na pagnanangis. Pero hindi niya pwedeng ipawalang bisa ang kasal nila. Hindi muna, tama ang papa niya. Kailangan ng kumpanya si Miggy. At makakapanatili lang ito bilang CEO kung mananatili rin silang kasal. Subalit hindi rin niya maaatim na makisama sa asawa pagkatapos ng natuklasan niya. Hindi na siya nag-abalang mag-empake. Batid niyang may mga damit siyang magagamit sa patutunguhan. Basta't nagbihis na lang siya at nagmamadaling umalis. Tumutunog ang telepono nang bumaba siya. Subalit hindi niya yon pinagkukulan ng pansin. Maski nga nang tawagin siya ng katulong, ay binaliwala niya ito. Tuloy-tuloy siya sa garahe at inilabas ang paborito niyang pulang Mercedes-Benz. Ito na kaya ang katapusan ng relasyon nila ni Miggy? O isa lamang itong paninira ni Maxine? At paano kaya ipapaliwanag ng binata kay Ashley ang mga nalaman nito? Pinatay ni Ashley ang aircon at ibinaba ang bintana ng Benz. Nangangalahati na siya sa tinatahak na zigzag road. Malamig na ang hangin at hindi hamak na mas presko yun kaysa sa artificial na buga ng aircon. Paakyat siya sa Baguio, ngunit hindi siya sa siyudad maninirahan. Ang bahay ng mga Agustin ay lagpas pa sa Baguio City at bihira yung dayuhin ng sinuman. Palibhasa'y may kalayuan nito. Matapos ang mahigit kumulang isang oras ay nalagpasan na niya ang summer capital ng Pilipinas. Mas matarik at mas paliko-liko na ang zigzag na binabaybay niya. Pataas pababa pa yun. May makakasalubong siya, kaya tinapakan niya ang brakes para pabagali ng takbo ng kotse. Laking panghilakbot niya nang hindi yun kumagat. Natatarantang inulit-ulit niya ang pag-apak nito. Subalit wala talaga siyang preno. Milagro na nga lang at hindi sila nagkasalpukan ng kasalubong niyang jeep na may kargang mga gulay. Pero ngayon ay pababa ang daang binabagtas niya. Mas lalong bumibilis ang takbo niya. Humigpit ang kapit ni Ashley sa manibela hanggang kailan niya maiiwasan ang pagkahulog sa bangin. Kung ganong napapagilid na ang gulong ng sasakyan, pabilis ng pabilis ang andar. Sa kabila ng malamig na klima ay nagsimulang tumagaktak ang pawis niya. At least may magiging masaya sa pagkawala ko. Morbid ang naisip niya. Matutuwa tiyak si Miggy dahil bukod sa nakamit na nito ang minimithing posisyon, magiging malaya na ulit ito. At mawawala siya. Halos tiyak na niya yon. Mahirap pagmaneho sa isang zigzag road sa normal na kondisyon dahil mas makigpot yon at mas matutulis ang kurba kaysa sa Canyon Road. Paano pa kung gayong wala siyang preno? Sunod-sunod na busina ang pumukaw sa atensyon niya. Saglit siyang sumulyap sa rearview mirror at natuklasan niyang isang Range Rover ang kasunod niya. Nagpatay sindi ang ilaw nun na parang may isinesan niya sa kanya. Nakilala niya ang sasakyan kay Miggy yun. Bakit siya sinunda ng asawa? Isang maitim na pagdududa ang naglandas sa kanyang isipan.
Bakit bigla ay nawala ng preno ang Benz? Kagagamit pa lang niya nun. At hindi naman siya nagkaroon ng problema rito. Hindi kaya sinadyang pinakialaman na ng preno nun? Pero sino at paano? Kanina ay nakakapagpreno pa siya. May naisip siyang paraan para biglang mawala ng brakes kahit na sa simula ay gumagana ito. Maliban sa ito ay nabasa. Ngunit imposibleng mangyari yun dahil hindi umuulan at tuyo lahat ng dinaanan niya. Ang pagkaubos ng brake fluid ay pwede rin magresulta ng ganong pangyayari. Marahil ay binutas ang lagayan ng likido at unti-unti yung tumagas hanggang sa yun ay maubos. Pero sino ang... Shucks! Ayan ang mismong salarin. Sinusundan ka. Hiyaw ng kanyang isipan. Malamang ay para tiyaking mawawala nga siya. Baka nga naman may sumaklolo pa sa kanya. Mainit na luha ang sumungaw sa mga mata niya. Napakasakit isipin ang lalaking minahal niya ang siya pang magtatangka sa kanyang buhay. E malin mo naman kung yun nga ang pake ni Miggy. Sabi ng bahagi ng pagkatao niyang naniniwala pa rin sa mabubuting bagay. Ang bahaging ayaw pang pakawalan ang mga ilusyon. Paano niya nalamang umalis ka, Aber? Nasa meeting pa nga siya eh. At paano kanya agad na nasundan? Maski nga siya ay hindi alam na doon siya pupunta. Si Miggy pa kaya? Maliban na lang kung sa bahay pa lang ay hinihintay na ng asawa ang pag-alis niya. Nakaabang ito sa kung saan para subaybayan ang susunod niyang hakbang. Baka nga magkakutsyaba pa ito't si Maxine. Pero kung mapapatunayang foul play ang dahilan ng pagkawala ko, di ba't si Miggy ang una-unang magiging suspect? Siya ang makikinabang kung mawawala ako. Yun ay kung mabubuko nga na may foul play na naganap. Paano pa masisiyasat ng mga otoridad ang sasakyan kung nasa ilalim na yon ng matarik na bangin? At may iisip pa ba nilang siyasatin yon? My God, he's really out to kill me. Iniisip pa lang niya yun ay naramdaman na niya ang malakas na pagbundol sa likuran ng Benz. Binubunggo siya ng Range Rover ni Miggy. Mukhang balak na siyang ihulog sa bangin. Sanhi ng panic tuluyan nang nawala ng kontrol sa sasakyan si Ashley. Bumundol sa tabi ng bundok ang unahang gulong nun. Pagkatapos, umigkas papunta sa matarik na gilid. Napasigaw si Ashley kasabay ng malakas na namang pagbangga sa likuran ng sasakyan. Kainis! Sa loob ng Range Rover ay napamura si Miggy. Hindi niya inaasahang yun ang magiging epekto ng pagbundol niya sa Benz. At lalong hindi niya balak patayin ang kanyang asawa. Kanina ay tinatawagan siya ni Maxine. Everything's been taken care of, sweetheart. Sabi nito. Hindi ka na kailangan magpanggap sa asawa mo na mahal mo siya. What are you talking about? Bugnot na tanong ni Miggy. Alam na ni Ashley ang tunay na dahilan kung bakit nagpakasal ka sa kanya. I don't know what you're talking about. Kung di mo papakasalan si Ashley within 6 months, arrangements will be made para matapos ng serbisyo mo sa lahat ng sangay at subsidyaryo ng FOA Group. Natigilan si Miggy nang marinig yun. Direktang kinuha ang mga katagang yun sa liham na iniwan sa kanya ni Don Franco. Paano mo nalaman yan? As far as I know, ako lang ang may kopya ng sulat. Arrangements will be made para tapusin ang panunungkulan mo sa kumpanya sa anumang kapasidad. Di ba nakasad yun sa sulat? Didn't you stop and think na kapag sinalungat mo ang kondisyon ni Uncle Franco, may kailangan kumilos para patalsikin ka sa FOA Group. There has to be one more person na dapat makaalam sa terms and conditions na ibinilin sa'yo ni Uncle para siyang umaksyon kapag hindi mo yung tinupad. And fortunately for me, madaldal ang sekretarya niya na siyang nagtype ng mga dokumento. Hindi rin niya binura ang file sa computer kagaya ng iniutos sa kanya ng boss niya. Natampal niya ang kanyang ulo. Hindi nga niya naisip yun. Ang akala niya ay mapapanatili niyang sekreto ang laman ng sulat. Dahil batid niyang lahat ng pinagkakatiwalaan ni Don Franco ay sadya namang mapagkakatiwalaan. Pwera na nga lang kung may breach of security na sanhi ng kapabayaan. Katulad na nga ng hindi paninigurong pagbura ng file sa computer ng sekretarya. Baliw ka! Kung naroon lang sa harap niya si Maxine, malamang inasaktan niya na ito. That's exactly what Ashley said to me too. Pero bunga lang yun ang shock. Later, I think she'll thank me. Bakit mo ginawa yun? She didn't have to know. She has to know.
Ngayon ay alam na niyang di naman siya talaga mahal ng asawa niya. At ngayong hindi ka na kailangang magpanggap bilang isang ulirang asawa, we can continue seeing each other. I really do miss you, darling. Masayang wika ni Maxine. Death destroy your thick skull, Max. Tapos na tayo. Not that we ever did have something serious going on between us. Gusto mo lang maglaro, at ako ang napili mong kalaruin. It's unfortunate and highly regrettable na pumatol ako. Paangil na sabi ni Miggy. Oh, stop pretending. Pareho nating alam ang score nang magkaroon tayo ng relasyon. Besides, ito ba ang paraan mo ng pasasalamat matapos kita may pwesto bilang CEO? What the hell are you talking about? Miggy, for a smart person, you can be so lost when it comes to love. Matagal ko nang kilala ang magaling kong pinsan. And as far as I could remember, infatuated na siya sa'yo. I know there will come a time na papapakinabangan ang nararamdaman niyang yun. With a company in deep trouble, ang unang pakay ko'y pwersahan siyang pumayag na may bentang stocks. But she did not unexpected. She married you matapos siyang malula sa sandamukal na problema sa kumpanya. Naalala ni Miggy ang sunod-sunod na krisis na dumating sa kumpanya habang si Ashley ang namamahala. Ikaw ang may kagagawa ng lahat? Mga pagsabog at aksidente? Hindi niya mawari kung mahuhurumentado siya sa galit o mapapahumindig. For someone who knows a lot about machines and engines, napakadali nun. Ako rin ang nagpadala ng taong nagsusulsul sa union sa Davao at ang nagtip sa media tungkol sa klase ng karneng inaangat ng kumpanya. And don't act so shocked. Ikaw ang direktang nakinabang. At ngayon, ako naman ang maniningil. Kilala kita, Miggy. You're as ambitious as I am. Mas ruthless lang ako. At alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Nagkataon lang nang istorbo si Ashley. But she'll be out of the picture so soon. And I guess it's time for me to move into it. Hindi niya ako iiwan. Para man lang sa kumpanya mananatili kami mag-asawa. Katwira ni Miggy. Oh, sa ayaw niya't sa gusto, mapipilitan siya. Dahil malapit na siyang mag-exit sa mundong ito. What are you saying? Kinakabahang tanong ni Miggy. Kabisado ko ang pinsang kong yun. When something's bothering her, she likes to take long drives. At ang paborito niyang gamiting sasakyan ay ang kanyang Benz. Sabihin na nating delikado ang magmaneho ng walang preno. Lalo pa kung mountain roads ang dinadaanan mo. Oh my God! Huwag mo sabihin! You're mine, Miggy. And what is mine, I intend to keep. Kahit kailan, hindi ako nagmiss sa'yo. Heaven help you if anything happens to Ashley. Nagmamadaling pinutol ni Miggy ang koneksyon nila ni Maxine at natatarantang i-denial ang numero ng telepono sa bahay nila. Kailangan niyang makausap si Ashley. Dapat niyang balaan ito na huwag gagamitin ang Benz. Napag-alaman niya sa katulong na umalis si Ashley at hindi sinabi kung saan pupunta. Pabalibag na inilapag ni Miggy ang telepono. Gaya ni Maxine, may idea na siya kung saan patungo ang asawa. Susundan niya ito bago pa ito mapahamak. Tuloy-tuloy siya sa reserbadong parking space at paharurot na inilabas ng parking lot ang Range Rover. Hindi siya nagkamali ng sapantaha. Daang panorte nga ang binagtas ni Ashley. Papasok na ito sa Cannon Road nang mamataan niya ang pulang Mercedes-Benz. Pinasibad niya ang sasakyan niya, ngunit hindi niya maabot-abutan ang Benz. Tuwi na ay may mga sasakyang nakapagitan sa kanila at masyadong delikado kung mag-o-overtake siya basta-basta. Nakalabas na ng city proper ang kotse ni Ashley nang magkaroon siya ng pagkakataong abutan nito. Pinatay-sindi niya ang ilaw ng Range Rover para senyasan ito, ngunit sa halip na bumagal ang takbo ng Benz ay mas lalo pa yung bumilis. Napasulyap sa gilid ng daan si Miggy. Masyadong delikado ang iniisip niya, ngunit na mga panahong yun ay wala na siyang pagpipilian. Inapakan niya ang gasolina at binundol ang puwitan ng Benz sa gawing kaliwa. Halatang nagpanik si Ashley kaya kinabig dito ang manibela. Sa halip na maigawi sa ligtas na bahagi ng daan ng Benz, ay gumewang yun papunta sa matarik na bangin. Mabilis ang reaksyon niya. Isinadsad niya sa tagiliran ng kotse ang Range Rover. Kung nagkamali siya ng kalkulasyon, tiyak na makakaladkad ng Benz ang Range Rover
pababa ng bangin. Ngunit hindi na niya pinag-abalahang isipin ang tungkol sa pwedeng mangyari sa kanya. Umalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng nagtatagisang metal. Pinunit ang katahimikan ng marahas sa pagsigaw ni Ashley. "Don't turn the steering wheel, sweetheart! Just hold it steady, please!" Malakas niyang utos. Dahil kapag kinabig na naman ni Ashley ang manibela, tiyak na ang pagbulusok nila pababa ng pagkatarik-tarik na bangin. Hindi siya makapaniwala nang sa wakas ay pasadsad na huminto ang dalawang sasakyan. Nagkukumahog siyang bumaba at hinila pabukas ang pinto ng Benz. Nakasubsob sa manibela si Ashley. Wala itong malay. "You're okay. Please be okay," sabi ni Miggy, kasabay ang pagkuha ng pulso sa asawa. Matatag naman ang pintig ng pulso nito. Namimiligro pa rin silang mahulog sa bangin kapag may nagkamaling sumalpok sa kanila. Kaya maingat niyang inilabas buhat sa Benz si Ashley. Mahilo-hilo si Ashley nang magmulat ng mga mata. Ngunit nang makitang nasa tabi niya si Miggy, ay paika siyang bumangon. "Relax, sweetheart. Huwag ka munang tumayo. You've been in an accident." Niyakap siya ng asawa at tinangkang kalmahin. "Let me go! Let me go!" Pahisteryang sigaw ni Ashley. Hindi pa rin siya pinakawala ni Miggy. "Everything's gonna be alright now," sabi nito. Natatarantang lumingali nga siya sa paligid. Hindi niya alam ang pake ng asawa. Kung tutuusin, pwedeng-pwede pa rin siyang patay nito. Walang tao sa paligid at napakadaling itulak siya sa bangin. Hindi kaya balak siyang itulak na lang nito sa bangin? "Huwag mo akong papatayin. Hindi ko ipapaano lang kasal natin. So you can stay on in the company." Gulat na inilayo ni Miggy ang asawa. "Ba't mo naman iniisip na papatayin kita? If I wanted you dead, ni hindi na kita ililigtas nung muntik ka ng malunod sa..." "Oh, I see." Tila nalaman na ni Miggy na napagkamalan ito ni Ashley na may kagagawan sa pagpalya ng brakes ng sasakyan. Ngunit bago pa ito magawang magpaliwanag, ay may natanaw silang paparating na sasakyan. Biglang nagpumiglas si Ashley at nang makawala ay patakbong sinalubong yun. "May gagawin masama sa akin ang asawa ko!" Taglit lang nag-atubili ang driver bago pinasakay si Ashley. "Dalhin mo siya sa pagamutan. Kailangan niya masuri. At pakitawagan na rin ang pulis sa mga pangyayari. May aksidenteng muntik nang maganap." Habol ni Miggy sabay turo sa dalawang sasakyan na nasa gilid ng bangin. Natuklas ang butas nga ang brake drum ng Benz at gaya ng sapantahan ni Ashley, unti-unting tumagas ang brake fluid hanggang sa maubos yun. Yun ang dahilan kung bakit noong una ay gumagana pa ang brakes at sa kalaunan lang pumalya nang maubos na ang brake fluid. Ang hindi lang masabi ng mga otoridad ay kung sinadyang butasin ang lalagyan ng likido o kusayong nabutas. Pero nakakasiguro si Ashley na sinadya yun. Halatang kalkulado pa ang mga pagkakabutas para matsyempong pagsakay niya ay saka papalya ang preno. "Ang galing naman ni Miggy. He knows my every move." Masakit sa damdaming na usal niya sa sarili. Matapos niyang ma-discharge sa hospital, ay nagtuloy pa rin siya sa bahay bakasyonan. Nabalak niyang puntahan ng maganap ang aksidente. Naroon siya ng mga sandaling yun at masama ang loob na nagninilay-nilay tungkol sa mga pangyayari. "Pero parang may mali." Naalala niya ang sinabi noon ng asawa na kung gusto nga nitong mamatay siya, hindi na siya dapat iniligtas nito nung muntika na siyang malunod. At inilagay na rin ni Miggy ang sarili nito sa peligro nang harangan nito ng Range Rover ang Benz upang huwag itong mahulog sa bangin. Kundi si Miggy, sino ang nagtangka sa buhay niya? Ugong ng parating na sasakyan ang gumambala sa pagninilay niya. Tumayo siya at tinanaw sa bintana kung sino ang dumating. Nakita niya ang isang Ford Expedition na pumasok sa bakuran at kasunod nun ang pagbaba ni Miggy buhat dito. Mukhang nasa talyer pa ang Range Rover, kaya ibang sasakyan ang ginamit ito. Sa kabila ng kanyang mga suspisyon, parang mapapatid pa rin ang paghinga niya nang masilayan ang asawa. Iba talaga ang angkin nitong pang-akit. "Alingwana, Mang Tasyo," tawag niya sa mag-asawang katiwala na kasama niya sa bahay. Naaalala niyang hindi siya dapat nag-iisa sa pagharap sa asawa dahil hindi pa siya nakakatiyak sa totoong motibo nito.
Pagdiyat na lumapit ang dalawa. Nandyan si Miggy Ineng, sabi ni Aling Juana. Natanong ko nga po ang pagdating niya. Papasukin niyo siya, sabi niya. Pwede ba kita makausap? Sabi ni Miggy nang patuloyin ni Ashley. Sige, maupo ka. Inilahad niya ang kamay sa direksyon ng sofa. In private place, please. Dugtong ni Miggy, sabay sulyap sa mag-asawang nakatayo sa di kalayuan. Aling Juana, Mang Tasyo, iwan niyo muna kami. Utos na naman niya sa dalawa. Ano bang pag-uusapan natin? Tanong niya na magkasarili na sila. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na kanina, hinuli ng mga pulis si Maxine. Malamig ang tinig na balita ni Miggy. Bakit? Gulat na napasigaw si Ashley. Apparently, nakita siya ng katulong na si Aling Lina nang magpunta siya sa garahe. Hindi raw niya ito pinagkukulan ng pansin dahil akala niya, alam mong naroon siya. Pero nang maganap nga ang aksidente at matuklasan niyang brakes ng Benz ang pumalya, saka rumihistro sa isipan niya ang tungkol kay Maxine. Sinabi ko rin ang nanggaling mismo sa bibig niya na mahirap daw magmaneho kung walang preno. Inamin din niya sa akin na siya ang sumasabotahe sa kumpanya. Nakapag-establish ng kaso ang mga otoridad kaya siya dinakip. Bakit niya ginawa yun? Ipinagtapat ni Miggy ang lahat. Parang hapong-hapong napasandal sa upuan si Ashley. Hindi niya akalain na isang kamag-anak pa ang magtatangkas sa buhay niya. Ngunit isang bahagi rin ng kanyang pagkatao ang nagdiwang. Hindi ako plinanong patayin ni Miggy. I'd like also to inform you that I'm filing for an annulment. Patuloy ni Miggy sa tinig na sinlamig pa rin ng yelo. Annulment? But why? Para siyang binuhusan ng pagkalamig-lamig na tubig. Namimilog ang mga matang napamaang siya sa asawa. I mean, kailangan manatili tayong mag-asawa para magpatuloy ang pag-upo mo bilang CEO na. I don't want it anymore. Not under those conditions. Kahit panghapatalsikin ako sa kumpanya, tatanggapin ko. Nanlulupay-pay si Ashley. Mamatamisin ko pang mawala ng trabaho kesa manatiling kasal sa'yo. Para sa kanya ay yun ang ibig ipakahulugan ni Miggy. I see, sabi niya. O sige, gawin mong nararapat. So payag ka? Of course, it's for the best. Hindi mawari ni Ashley kung paano niya nagawang sabihin yun nang hindi nababasag ang kanyang tinig. At hindi rin niya mapiho kung paano niya nakuhang kumilos sa kunwari ay hindi napupunit ang kanyang puso. Tumayo na si Miggy. Yun lang ang gusto kong ipaalam sa'yo. Pagkagaling ko dito, tutuloy na ako sa opisina ng kaibigan kong abogado. Tumango siya. Bye, sabi ni Miggy. Goodbye, Miggy. Halos pabulong na ganti ni Ashley. Pinanood niya habang naglalakad palayo ang asawa. There goes my chance for happiness. Naisaloob niya nang akmang lalabas na ito ng pinto. Ngunit sa kabila nun ay nanatili siyang parang estatwa. Nakababa na ng bahay si Miggy at nagtuloy na sa nakabaradang sasakyan. Masamang-masama ang loob niya sa pangyayari. Hindi dahil mawawalan siya ng posisyon sa kumpanya, kundi dahil napatunayan niya na hindi siya maaaring pagkatiwala ng asawa. At kung walang tiwala si Ashley sa kanya, walang saysay na manatili silang magkabiyak ng dibdib. Sayang. Akala pa naman niya noon ay may tsansang darating ang panahon na magiging tunay silang mag-asawa. Bubuksan na niyang pinto ng Ford Expedition nang may tumawag sa kanya. Miggy! Napalingon siya at nagulat nang mamalas na humahangos nito palabas ng bahay, papunta sa kanya. Is anything wrong? Nababahala niya itong sinalubong. Sapat na ang ekspresyon ng mukha ni Miggy para matiyak ni Ashley na may pagtingin din ito sa kanya. Yun ang expression tuwina na ay namamalas niya rito kapag nagkakaroon siya ng problema noon. Don't do it, sabi niya. Do what? Ang ipaana lang ating kasal. Not unless di mo na matiis na manatiling kasal sa akin. Oh, sweetheart. Kinabig siya ni Miggy at mahigpit na niyakap. Pinaghahagkan ang buhok niya. There's nothing further from the truth.
Ikaw ang inaalala ko. How can you stay married to someone you suspect of trying to kill you? Masyadong malaking sakripisyo yun para sa'yo. Not even for the company's sake should you do it. I was so down. Hindi ko nakita ang lohika ng mga pangyayari. You're right. Kung gusto mo kong patayin, nagkaroon ka na nga pala ng pagkakataon noon. Nung nasa honeymoon pa lang tayo, nasa gitna tayo ng karagatan at napakadaling magpanggap na di mo ako nakitang palutang-lutang sa tubig. At hindi mo na inilagay sa alanganin ang kaligtasan mo para lang huwag magtuloy-tuloy na mahulog sa bangin ng Benz na sinasakyan ko. I'm so sorry, Miggy. Hindi kita dapat pinagsipan ng masama. Mas lalong sumikip ang pagkakapulupot ng mga bisig ni Miggy sa kanya. Do you mean that? Tanong nito sa tinig na waring hindi pa makapaniwala. I do. I really, really do. Maigting na pahayag ni Ashley. Sinapo ni Miggy ang kanyang muka at saka sinayaran nang nagbabagang halik ang kanyang mga labi. I love you. Pagkuway, sabi nito. Napabuntong hininga si Ashley. Yun ang mga katagang hindi niya inaasahang marinig mula sa bibig ng asawa. Are you sure na hindi ka napipilitan lang dahil sa kondisyong iniwan ni Papa? Hindi niya mapigilang itanong. I'm positively sure. At para patunayan sa'yo, the minute na kaya mo nang i-assume ulit ang papel bilang CEO ng kumpanya, walang alingas-ngas ko tong ibabalik sa'yo. Oh, Miggy, there's no need to do that. I insist, sweetheart. At huwag mo rin tatanggihan ang kasulatang ipapagawa ko sa aking lawyer friend na nagsasabing sa sandaling may mangyari sa'yo. Di kaya'y maghiwalay tayo. Mawawalan ako ng karapatan sa lahat ng ari-arian mo. Pati na ang karapatang mamalakad sa FOE. Huwag, Miggy. May paninita sa tinig na sabi ni Ashley. You have no choice. Gusto ko 100% kang matitiyak na tunay ang nararamdaman ko sa'yo. I mean, kung alam lang ni Don Franco, hindi na niya ako kailangang brasuhin para pakasalan ka. I've always been in love with you. Napapangiting saad ni Miggy. You were? Always? Nagulat doon si Ashley. Pero bakit ganun ang trato mo sa akin? At si Maxine, nagkaroon kayo ng ugnayan. That's a mistake I've been regretting for so long. Pumatol ako sa overtures niya, sa pag-akalang isang short and fleeting affair lang ang nais niya. Pero para siyang linta. Ayaw niyang bumitaw maski para sa akin, matagal nang tapos ang lahat. And I guess, medyo nahuhulaan na niya ang tunay na nararamdaman ko para sa iyo. So she went crazy. At tungkol naman sa naging trato ko sa iyo noong dalagita ka, iniisip kong infatuation lang ang nararamdaman mo sa akin. So I treated you like a little sister. What about noong magpakasal na tayo? Kailangan pa kita noong akitin. Isang mabilis ang halik ang iginawad ni Miggy sa mga labi niya. Akala ko noong una yun ang gusto mo. Ang manatiling marriage in the name only, ang ating kasal. Sa ganung paraan, mas madali natin to mapapawalang bisa sa sandaling naisin mong wakasan na ang ating pagsasama. Pagkuway, sabi nito. Naguguluhan pa rin ako. Kung noon pa may alam mo nang mahal mo ako, bakit hindi mo agad sinunod ang nakasad sa sulat ng Papa? Ako pa ang kailangan mag-propose sa'yo. Dahil labag sa kalooban ko magpakasal sa'yo sa ganung kondisyon. I want to marry for love. I want to marry the woman I love. At gusto kong pag-ibig din lang ang nag-uudyok sa kanya. Para pakasalan ako. Nang mabasa ko ang sulat, itinago ko ang nilalaman nun. Sa pagbabaka sakaling hindi ko yung kailangan to pa rin. Papayag ka ba kung sakaling hingin kong palayain mo na ako? Nananansyang tanong ni Ashley. I'd die a thousand deaths kung darating ang panahong maghihiwalay na tayo. But I will let you go. That's how much I love you. Mahina ngunit maigting na saad ni Miggy. Niyakap na lang at sukat ni Ashley ang sawa. Siya na rin ang kumilos upang maghugpong ang kanilang mga labi. Noon pa niya pinapangarap ang tagpong yun, ang magpahayag ng pagmamahal si Miggy sa kanya. At ngayon, yun ay nagaganap na. Tila wala nang higit pa sa kaligayahang nadarama niya. We have to go on a real honeymoon.
sabi ni Miggy nang maglayo sila. Hindi ko naramdaman yung dati eh. Isa pa, dapat na tayong magmadali sa paggawa ng mga herederong magiging tagapagmana na kumpanya ng iyong papa. Kumpanya na natin ngayon. Nakangiting pagtatama ni Ashley sa asawa. And I think you'll have to propose to me. A woman deserves to experience the happiness of accepting a marriage proposal. Kumalas sa pagkakayakap sa kanya si Miggy at lumuhod. Inabot nito ang dalawang kamay niya. Will you be my wife and my love for the rest of our lives? Seryoso at maigti nitong tanong. I will be. Itinayo ni Ashley ang asawa at niyakap. Sa muling pagtatagpo ng kanilang mga labi ay hindi niya maiwasang tahimik na pasalamatan ng ama. Sa ginawa nitong paraan para mapadali ang pag-iisang dibdib nila ng lalaking kay tagal na niyang minamahal. Trust, big word. Trust is the most expensive things in the world. It can take years to earn and just a matter of seconds to lose. Huwag kang humingi ng paliwanag kung wala kang balak maniwala. At lalo huwag kang magmahal kung wala kang balak magtiwala. Hindi ko kailangan ng taong sisirain ang tiwala ko. Ang kailangan ko, yung taong iingatan ang tiwalang ibinigay ko, kahit nakatalikod ako. Ang pag-ibig at tiwala ay parang isang pares ng tsinelas. Walang kwenta ang isa kung di kasama ang isa. Tiwala, isang beses lang mawawala, hindi mo maibabalik pa. Lalo na kung lubos mo itong ibinigay sa kanya. Kapag pinagkatiwalaan ka, huwag mong sayangin. Tandaan mo sa lahat ng ugali ng tao, tiwala ang pinakamahirap kunin at ibalik. Wala nang mangyayari sa relasyon nyo kung wala nang tiwala. Dahil hindi natutumbasan ng kahit anong material na bagay ang pagmamahal, respeto at tiwala. At dito na po nagtatapos ang love story ni na Ashley at Miggy na pinamagatang Secret of the Billionaire. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa storyang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod pa naming love story na ihahandog para sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.